Senyorita, ikaw ho ba yan? Hindi ba ako namamalikmata lamang? Bakit hindi ho kayo pumasok sa loob? Malamig dito sa labas. Bakit hindi nyo ipinaalam na uuwi kayo? Di sana ho ay napasundo ko kayo. Si Aling Sonia, ang mayordoma ng kanilang mansyon. Hindi ito makapaniwalang nandirito na ako ngayon at nakatayo sa kanyang harapan. Manang, si Daddy po, asan po siya? May paggalang na tanong ko. Hindi ko pinansin ang mga tanong ng ginang. May panginginig sa aking boses. Namasa ang aking pisngi dahil sa pagluha. Ang sikip lang sa dibdib sapagkat parang kailan lang nagtatalo kami ni Daddy at sinampal niya ako na siyang ikinadurog ko ng sobra. Nasa kwarto niya, senyorita. Matapos makainom ng gamot ay pumasok na siya sa silid. Alanganing sagot ni Manang Sonia sa akin. Salamat po. Pupuntahan ko po muna si Daddy. Ay, yung mga gamit ko po. Kayo nang bahala, Manang. Napipiyok kong sabi. Nauna na akong lumakad pagkatapos niyang tumango. Kaagad ko namang pinunasan ang mga luha ko sa aking pisngi. Bumibigat ang mga hakbang ko habang papalapit ako sa kinaroroonan ng aking ama. Para bang may malaking batong nakadagan sa aking dibdib. Bumabagal ang paghakbang ko palapit sa silid ng aking ama. Sa paglipas ng 2 taon, marami ang nagbago. Iyong mga malalaking portrait ng aking ina ay wala na sa dating pwesto noon. Subalit iba nang nakalagay doon. Walang iba kundi ang mga litrato ng aking madrasta na parang isang reyna. Reyna naman talaga to matapos itong palitan ng aking ina sa buhay naming mag-ama. Mas malaki pa ang pinagawa nito kaysa sa larawan ng aking ina. Bakas na bakas sa mukha nito ang nakakatakot na aura na itinatago lamang sa maamong mukha. Tumuloy ako sa kwarto ni Daddy. Nang makarating ako sa 2nd palapag ng mansyon, ay napakatahimik ng buong mansyon. Wala akong nakikita kahit anino ng mga stepsisters ko sa paligid. Naisip ko, asan na kaya sila? Madilim ang loob ng kwarto at tahimik na ipinagtataka ko naman. Kinapa ko ang switch sa malapit na pintuan. Nang maon ito, bumaha ang liwanag sa buong silid ni Daddy. Kaagad ko naman siyang hinanap. Nasasabik akong makita si Daddy. Nilibot ko ang mga mata sa buong silid niya. Wala ito sa higaan. Wala rin ito sa banyo. May nakita akong nakadapa sa gilid ng king size na kama. Kaagad akong lumapit nang makilala ko ito. Si Daddy? Wala nang malay sa loob ng silid? Bakit? Nasaan si Sheila? Bakit iniwan niya si Daddy mag-isa sa loob ng silid? Nagtataka man ay hindi ko mapigil ang aking sariling hindi mapaiyak nang masilayan ng kaawa-awang kalagayan ng aking ama. Malaki ang ipinayat ng katawan niya. Ang bilis niyang pumayat ng ganon. Anong nangyayari? Ang lakas-lakas pa niya nang huli ko siyang makita. At kahit lumayo ako ng hasyenda, ay hindi pa rin ako nakakalimot na kamustahin si Dad. Kahit tanawin ko lang siya sa malayo, masaya na ako. Kahit papaano. Pero ngayon, parang napapabayaan na niyang sarili at hindi inaasikaso. Tinutubuan na siya ng bigote sa mukha na dati naman ay malinis at laging nakaahit. Pero ngayon, tila napapabayaan na. Awang-awa kong nilapitan ang aking ama. Umuungol siya na tinatawag ang pangalan ko. Nakapikit ang mga mata niya. Umupo ako at pinatong sa mga hita ko ang kanyang ulo. May gusto siyang sabihin sa akin pero hindi ko maintindihan. Daddy! Tawag kong may panginginig sa aking boses. Pinipigilan ang sariling huwag manguna ang mga luha. Umungol ulit siya na pilit binubuka ang mga mata niya. Hirap na hirap siyang bumigkas ng salita. Nanginginig rin ang mga kamay niyang nakahawak sa kamay ko. Daddy, andito na ako. Si Alicia po ito. Anong masakit sa'yo? Dadalhin ko kayo sa ospital. Si Tita Sheila, nasan siya? Ba't iniwan kang mag-isa rito sa kwarto mo? Naiiyak kong tanong. Hindi ko mapigilan ang pagsikip ng aking dibdib. Gusto kong maglupasay ng iyak dahil sa awa ko sa ama ko. Parang dinudurog ang puso ko sa nasasaksihan. Gusto kong sisihin ang sarili ko sa mga desisyong nagawa ko noon. Ang iwan siya sa poder ng stepmom ko. Ang hayaan siyang makasama sila. Dapat, hindi na ako umalis. Dapat hindi ako nagpadala sa pride ko noon.
Ang pagsisisi talagang nasa huli. Anak, salamat. Umuwi ka. Masayang masaya akong makita ka. Hindi na ako magtatagal. Mahal kong anak. Iingatan mo sana yung sarili, ha? Ngumiti pa siya sa akin na may tuwang nababaka sa mukha. Kahit nangihina, ay pilit pa rin pinapagaan ang kalagayan niya. Pilit pa rin na pinapatatag ang aking kalooban. Daddy, hindi ka mamamatay. Dadalhin pa kita sa ospital. Sagot kong napiyok na ang aking boses. Pilit ko siyang pinapatayo, pero tumatanggi siya. Pinipigilan ang mga kamay kong sapilitan siyang itayo. Wag na, Alicia. Ang anak ko. Hindi ko na rin kaya. Nararamdaman ko. Mahal na mahal kita, anak. Pilit inaabot ng mga palad niya ang mukha ko para haplusin ito sa huling sandali. Nilapit ko naman ang aking pisngi at bahagyang yumuko para maramdaman ko naman ang haplos ng isang ama na matagal kong tiniis. Mahal na mahal din kita, Daddy. Patawad kung umalis ako. Pero andito na po ako. Aalagaan ko po kayo. Pangako, hindi na muli akong aalis. Basta, huwag niyo lang akong iiwan. Daddy, please, huwag niyo akong iiwan. Aalagaan ko pa kayo eh. Promise ko po sa inyo, magiging mabuti akong anak sa inyo ngayon. Walang tigil ang pagluha ko at wala na akong nakikita dahil sa pag-iyak ko. Isang tipid ng ngiti ang huli kong nasilayan sa aking ama. Bago siya binawian ng buhay, ay nakahawak pa siya sa aking kamay. Bago ko maramdaman na hindi na siya, humihinga. Daddy! Sigaw kong humahagulgol ng iyak. Pasalampak akong naupo sa sahig habang umiiyak. Saglit kong pinagmasda ng aking amang nasa sahig na wala ng buhay. Tanging hagulgol ko lamang sa bawat sulok ng silid ang naririnig ko. Itinayo ko ang aking mga tuhod at ipinatong ang ulo ko doon habang umiiyak akong pinagmamasda ng amang wala ng buhay. Sobrang sakit. Napakasakit ng tagpong yon. Daddy, I'm so sorry. Naging selfish ako. Kung hindi ako lumayo sa'yo, di sana nakasama pa kita ng matagal. Bulong ko ng paulit-ulit sa sarili na humihingi ng kapatawaran kahit hindi na ako naririnig pa ng aking ama. Ngunit gumapang ako palapit sa kanya at muling niyakap siya sa huling sandali. Pumaibabaw ang ulo ko sa dibdib ng aking ama. Habang yakap ko siya, ay panay pa rin ang pag-iyak ko. Sa ganong ayos ako napasukan ni Manang Sonia. Sandali itong nagulat sa nadatnan nitong tagpo sa silid ng makita kong nasa sahig at umiiyak habang yakap-yakap pa rin ang ama na wala ng buhay. Ilang sandali itong umalis at pagbalik ay may kasama na itong mga lalaki. Sila ang kumuha sa katawan ng aking amang si Dominic. Maya-maya lang ay nagsipagdatingan ang mga tao sa mansyon at isa na ang stepmother ko at mga anak nito. Sandaling nagulat ang mga ito nang makita ko. Pero saglit lang lumapit ito sa akin at winelcome ako. Nakipagbesuhan pa ang mga ito. Pakitang tao lang talaga. Nafe-feel ko yon kahit anong gawin ko. Hindi na magbabago ang pagtingin ko sa mga taong to. Hindi magandang titira kami sa iisang bubong. World War araw-araw kapag nagkataon. Gusto ko sanang tanungin ang madrasta ko kung saan ito nanggaling at kung bakit wala ito sa loob ng kwarto ng aking ama na nag-aagaw buhay na. Nasaan ito sa panahong kailangan to ng daddy? Maraming nabuong tanong sa utak ko na walang sagot. Pero hindi ngayon ang tamang oras para usisain ang mga ito. Sa ngayon ang lamay ng aking amang inaasikaso ko. Nagsuggest ang madrasta ko ng mga bagay na pwede sa lamay. Hinayaan ko lang ito. Pagod na akong makipagtalo. Kagabi pa ako iyak ng iyak. Kaya naman, mugtong-mugto ang mga mata ko ngayon.
Tahimik lang akong nagluluksa. Ayoko makipag-usap kahit kanino sa kanila. Ang madrasta kong nakikipagharap sa lahat ng nakikiramay kay Daddy. Napansin ko ring may mga grupong dumating at kilala ko ang mga ito. Saglit kong pinasadahan ang tingin ng mga ito. Nakikiramay ang mga ito. Tango lamang ang sagot ko. Hindi nagtagal ay umalis na rin sila kaagad. Matapos ang limang araw, hindi ko pinatagal ang lamay. Dahil mas lalo akong nahihirapan at ganun rin ang madrasta ko. Pumayag ito sa naging pasya kong huwag nang patagalin ang lamay. Nagpaiwan akong mag-isa sa sementeryo nang matapos mailibing ang aking ama. Gusto kong mapag-isa kahit sa huling sandali. May isang taong hindi inaasahang dumating at nakiramay. Hindi ko siya kaagad nakilala dahil sa magandang kasuotan niya at tila binago ng mahabang panahon ang itsura niya. Mas lalo siyang gumwapo sa paningin ko, lalo na sa malakas niyang sex appeal. Kahit sinong babae, mapapatingin sa kanya ay tiyak nahahanga sa kanya. Marahan ko siyang sinulyapan. Kaagad nagtama mga paningin naming dalawa. Seryosong ekspresyon na mukha niyang nakatitig sa mukha ko. Una akong nagbaba ng tingin nang hindi ko makayanan ang mainit niyang titig sa akin. Parang matutunaw ako sa lakas ng kanyang sex appeal. Siya si Benedict Ray Miller, half American. Dito siya sa Pilipinas pinanganak. Ngunit Amerikanong kanyang ama at Pinay naman ang kanyang ina. Mag-iisang linggo nang nakakulong ako sa aking silid matapos basahin ang last will and testament ng aking ama at sa akin ipinaman ng lahat ng ari-ariang naiwan ng aking ama. Dahil iisang pamilya kami, ay mananatiling legal guardian ang stepmother ko sa akin. Kahit labag sa kalooban ko ay hindi na ako nagreklamo pa. May isa pang habilin sa akin ng aking ama. Nag-iwan siya ng maikling liham at nakasaad doon kung sinong lalaking mapapangasawa ko balang araw. Gusto kong huwag to pa rin yun. Ngunit, mapupunta sa charity ang lahat ng yamang iniwan sa akin kung sakaling hindi ang lalaking yon ang makakatuluyan ko. Ang lalaking pinili ng aking ama na kahit kailan, hinding-hindi ko magugustuhan. Noong una, nagprotesta ang madrasta ko kung bakit sa akin ipinaman ang lahat-lahat maliban sa 5 milyon sa bank account nito. Bakit iyon lang daw ang makukuha mula sa aking ama? Ito naman daw ang asawa at nakakasama ng matagal ng aking ama noong lumayas ako sa hasyenda. Dapat din daw, mas lamang ito kaysa sa akin. Subalit, dahil iyon ang huling habili ni Don Dominic, walang nagawa si Sheila kung hindi ang sundin ang nakasaad sa testamento. Kahit masamang tingin nito sa akin, ay ipinagkibit-balikat ko na lamang. Wala rin naman akong pakialam sa mga ito dahil napatunayan kong pera lang talaga ang habol ng mga ito sa daddy ko. Nagpa siya akong mag-ikot sa hasyenda. Noong nabubuhay pa ang aking ama ay gawain ko na ang pag-iikot sa hasyenda kapag nakakaramdam ako ng pagkabagot. Suot ko ang maong pants at boots na paborito ko at saka long sleeves na pang itaas. Ayokong mamulang balat sa gitna ng matinding sikat ng araw. Tahimik ang buong mansyon at malamang nilulustay na ng mga walang hiyang perang natanggap mula kay daddy. Mga mukhang pera. Sa kwadra ang punta ko nang makita ko ng mga tauhan ng daddy ko. Yumuko sila bilang paggalang pero diretso lang ang tingin ko at kaagad hinanap ang paboritong kabayo ko. Wala na turon. Andoy, si Tiffany, asa na siya? Kalmado ang boses na tanong ko. Nangunot ang noo ko nang makitang wala ang kabayo sa mga kwadra. Mahigpit kong ipinagbilin at lalo na sa ama ko na huwag pababayaan ang kabayo ko kapag wala ako. Senyorita, wala na po yung kabayo nyo. Namatay na po. Nanginginig ang boses ni Andoy sa takot, lalo na nang makita nito ang panlilisik ng aking mga mata. Ano? Hindi ko napigil ang magtaas ng boses. Noon pa man, ilagna ang mga ito sa akin kapag nasa hasyenda ko. Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Basta na lamang lumipad ang latigo na hawak ko kay Andoy. Walang awang hinampas ko ito. Sa braso ang unang tama, matapos na paluhod si Andoy sa lupa, habang nagmamakaawa sa akin. Tumaas ang temper ko. Ang kabayong yon ay ang huling regalo sa akin ng aking ina. Kaya minahal at iniingatan ko yon. Masakit sa akin ah, pati ang nag-iisang bagay na mahalaga ay mawawala.
Natigil lamang ako sa aking pinagagawa nang dumating si Benedict. Kaagad inagaw sa kamay ko ang latigong siyang ginamit ko kay Andoy. Itigil mo yan, Alicia! Nasisiraan ka naman ang ulo. Gusto mo bang makulong sa ginawa mo kay Andoy? Pwede kanyang kasuhan sa pananakit mo sa kanya. Madiin niyang sabi sa akin matapos niya akong awatin. Wala pa rin pagbabago. Gaya pa rin ng dati. Wala akong pakialam. Magdemanda siya kung gusto niya. Handa akong harapin siya. Kahit saang korte niya gusto, madali lang pinapagawa ko sa kanya ang ingatan ng kabayo ko. Mahirap ba yung gawin? Pasigaw kong sabi. Nasalat ko ang aking noo dahil sa galit at pangingialam ni Benedict. Ang ayaw ko sa lahat, yung pinakikialaman ako. May pakialam ako, Alicia. Dahil ayokong dungisan mong kamay mo. Please, tama na. May pagsuyong pakiusap ni Benedict sa akin. Please? Bigla naman akong nakaramdam ng kakaibang damdamin sa binata. Bumaba ang tingin ko sa mga labi niya na parang gusto kong halikan yun. Dahil sa pagkakataon na ito, bigla ay may kakaiba akong naramdaman sa lalaki. Pero hindi ko alam kung ano ito. Wala akong mahanap na salita. Humugot ako ng malalim na hininga. Naitulak ko si Benedict nang mamalayang sobrang lapit na niya sa akin. Dahil na rin sa mga pumapasok sa isipan ko, ay nakagat ko ang aking labi sa hiya. Benedict's point of view. Buwisit! Sumasakit ang ulo ko kay Alicia. Baka sa susunod namang araw ay mas malala pa rito ang ugali ni Alicia. Ano bang nangyari sa kabayo ng senyorita nyo? Tanong ko. Alam naman ng lahat ng tao rito sa asyenda kung gaano ka-importante sa dalaga ang kabayo nito. Kasi po, kapapanganak lang ng kabayo ni senyorita ng araw na yon. Nang sapilitang gamitin ni Senyorita Valerie ang kabayo, hindi po niya nakayanan. Na-stress po ang kabayo. Yun po ang kinamatay ng kabayo ni Senyorita Alicia. Paliwanag ni Andoy. Namula ang balat nito dahil sa latigong tumama sa balat nito. Minsan, nakakatakot si Alicia dahil wala siyang awa kapag magbigay ng parusa. Alicia's point of view. Ano? Bakit niya pinakialam na hindi sa kanya? Sa mataas na boses, natanong ko sa narinig. Naningkit ang mga mata ko sa galit dahil walang ibang may kasalanan kundi ang hilaw kong kapatid na si Valerie. Napapansin kong mahilig itong kumuha ng mga gamit ng may gamit. Sa pagkakataon na to, hindi ko napalalagpasin pa ang ginawa nito sa kabayo ko. Sorry, senyorita. Hindi ko po napigilan si Ma'am Valerie noong araw na yon. Umiiyak na sabi ni Andoy. Nakayuko ito habang nakaluhod sa lupa. Nakita kong pamamaga ng balat ni Andoy. Kung hindi dumating si Benedict, baka sa ospital ang bagsak ni Andoy. Pasalamat si Andoy dahil dumating ang binata para pigilan ako. Paano kung hindi dumating si Benedict? Baka hindi naabutan ng umaga si Andoy nang dahil sa akin. Kasalanan ng mga sampid na yon. Bigla tuloy akong nakonsensya. Sige na Andoy, umuwi ka na. Pero dumaan ka muna kay doktora para gamutin niya mga sugat mo. Sabi ni Benedict kay Andoy. Tumalima naman si Andoy. Kahit nag-aalangan itong umalis sa harapan nila. Salamat po, sir. Tumango lamang si Benedict kay Andoy. Hindi ako umiimik kapag meron akong iniisip. Hindi ako naglalagi sa iisang lugar at mas makakapag-isip ako kapag nakatayo lamang ako at palakad-lakad habang kinukot-kot ang kuko ko sa kamay. Dahil sa nagpupuyos kong kalooban, hindi ko napansin ang presensya ni Benedict hanggang sa matalisod ako sa mahabang binti ng binata. Nakaunat kasi ito habang nagbabasa ng newspaper. Muntikan pa akong masubsob sa sahig. Mabuti na lang, kaagad akong nahawakan ni Benedict sa braso. Muli namang lumakas ang tibok ng aking puso sa paglapat ng kamay ni Benedict sa balat ko. Nakaramdam ako ng kakaiba sa tuwing magdidikit ang aming mga balat ni Benedict. Aaminin ko man o hindi, nakakaramdam ako ng kuryenteng dumadaloy patuloy sa mga ugat ko. Bagay na iniiwasan kong madama mula sa binata. Hindi ito ang tipo ng lalaking gusto ko. Hindi. Ano ba? Bakit paharang-harang yung paa mo sa dinadaanan ko? Ba't hindi ka pa umuwi? Inis na bulyaw ko kay Benedict. Kaagad niyang inalis sa mga kamay niya. Sorry, nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Sagot nito kung kaya ay gumuhit ang pagdisgusto sa aking mukha. Hindi pwede. Umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita sa akin.
Dahil kung ano man ang pagtingin ko sa'yo noon, at ngayon, walang pagbabago, Benedict. Hindi kita magugustuhan. Never! Masakit na salitang lumabas sa kanyang bibig. Agad naman napabuga ng hangin si Benedict. Tumayo ito at nakahanda ng umalis. Okay, kung yan ang gusto mo. Pero wag mong isipin na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang babaeng gusto ko. Alicia, isipin mo, 7 na ang nakalipas at marami na ang nagbago. Kahit ang feelings ko sa'yo, wala na. Iba na ang babaeng gusto ko at nakakasigurado kung hindi na ikaw ang babaeng yun. Nandito ako dahil sa ama mo, dahil sa pakiusap niya. Yun lang. Seryosong sagot ni Benedict sa akin at tuloy-tuloy nang umalis. Natameme naman ako at napahiya sa mga sinabi ni Benedict. Para namang may kung anong tumusok sa dibdib ko na nagpakirot banda sa aking puso. Nakaramdam ako ng gutom at naisipan ko ang bumaba. Nakalimutan kong hindi pa pala ako kumakain. Madilim ang buong mansyon nang bumaba ako. Kailan pa walang ilaw? Sa pagkakatanda ko, hindi sila nagpapatay ng ilaw sa gabi, lalo na sa hallway, dahil madalas akong nagugutom kapag hating gabi. Nakarinig ako ng mahinang hagik-hikan sa may banda roon. Hindi ko sana papansinin pero mas lalong lumakas ang ingay na naririnig kong yun. Kaya naman napalitan ng curiosity ang isip ko. Ngunit madilim ang bandang yun. Pumunta ako sa dining area at naghanap ng flashlight. Hinalughog ko ang mga cabinet at drawer kung saan nakatago ang mga emergency light. Nang may makapa ang kamay ko, ay kaagad ko yung inilabas at tiningnan kung gumagana pa ba. Pansamantalang nakalimutan ko ang gutom. Bitbit ang flashlight, tinungo ko ang panig kung saan naririnig ko kanina ang mga ingay. Kumuha ko ng pamalo. Kung sakaling magnanakaw yon, ay hindi ako magdadalawang isip na hampasin. Wala na akong narinig na anong kaluskos. Pero may narinig akong ungol ng babae at lalaki sa likod ng malaking vase. Dahil madilim, itinuto ko kaagad ang flashlight sa mga ito, kung sino man silang mga lapastangan. Gumagawa ng kahalayan sa loob ng mansyon. Hindi ko yun mapapalagpas, ang ginagawa nilang kababuyan. Dahil sa ilaw ng flashlight ay nasilaw sila. Nagulat at nagmamadaling sinuot ang mga damit. Kahit ako ay gulat na gulat sa aking nasaksihan. Hindi ko lubos maisip kung paano ito nagawang dumihan ang sariling pamamahay ng daddy. Dito pa ginagawang kababuyan nila sa mansyon? Samantalang marami namang motel sa bayan na to? Paano nitong naating magtaksil? Wala pang isang buwan mula nang mailibing ang daddy. Pero heto si Tita Sheila. Nagdala ng lalaki sa mansyon. Hindi ba ito natatakot multuhin ni daddy? Iha! Ibaba mong flashlight! Pwede natin pag-usapan to! Nahihiyang pakiusap ni Sheila nang makalapit sa aking gawi upang ibaba ang flashlight na hawak ko. Kailan mo pa naluloko ang daddy? Kailan? Nanginginig ang boses ko sa galit. Kalma ka lang! Hindi ko naman niluloko ang ama mo. Mahal ko ang daddy mo. Pero ngayong patay na siya. Kailangan ko rin magmahal ng iba nang makilala ko si Raul. Mahal niya ako at mahal ko rin siya. Tao lang ako't marupok. Paliwanag nito sa akin. Umiling ako sa mga paliwanag ng madrasa ko. Nakita ko kung paano ako tinitigan ng lalaking kasama nito ng masama. Hindi. Hindi mo siya mahal. Dahil kung mahal mo ang daddy ko, hindi mo siya ipagpapalit kaagad. Alam nyo, kamamatay lang niya, di ba? Sana konting respeto naman sa mga alaala niya. Yung pagdadala mo ng lalaki mo dito sa mismong mansyon, hinding-hindi ko mapapalagpas. Gumilid ang luha ko sa puot. Tumakbo ko palayo at nagtawag ng guard para hulihin ang lalaki. Kaagad ko itong sinampahan ng kaso at nang hindi na makapasok muli sa mansyon. Hindi ko pinakinggan si Sheila. Sarado na ang aking isipan. Nagngingitnit naman sa galit si Sheila nang walang awang pinadampot ko si Raul sa mga pulis. Hindi niya alam kung paano niya palalabasin ang lalaki. Wala siyang perang pampiyansa. Yung binigay sa kanya ni daddy ay ubos na nang matalo sila ni Raul sa kasino. Akala ba naman niya ay makakabawi sila kung uulit sila pero hindi. Mas lalo lang silang nabaon sa utang. Isa lang ang paraan para makuha niya ang buong yaman. Ang sapilitang kunin sa anak ni Dominic ang mga minana nito sa ama. Kung hindi, ay papatayin siya ng mga pinagkakautangan nila ni Raul.
Isa sa malaking problema ngayon ni Sheila kung papaano makabayad. Pero paano nila magagawa ang plano ngayon kung nakakulong ang loko? Siya ang legal guardian ni Alicia, pero hindi pa rin niya makukuha ang pera ng dalaga hanggat buhay pa ito. Isa pa, hindi ganoon kalaki ang halaga na makukuha niya kung hihingi siya rito. Subalit gusto niya pa rin suluhin ang lahat ng yaman ni Alicia. Siya lang ang dapat makinabang dito, hindi ang ibang tao. Malalim ang iniisip ni Sheila nang makarinig siya ng ingay sa labas ng bahay. Kaagad siyang bumaba ng makilalang boses. Si Valerie, ang panganay niya, at si Alicia ang nabobosesan niyang galit na galit. Nagmamadaling tinungo niya ang likuran. Nakita niya si Alicia, nakatalikod, at si Valerie naman, nakaluhod sa lupa. Nagmamakaawa ito kay Alicia na umiiyak. Pinatay mo ang paborito kong kabayo? Ngayon, gusto mo na namang gumamit ulit ng ibang kabayo ko. Kung umasta kayo parang pagmamay-ari niyong lahat ng naririto, eh mga sampid lang naman kayo rito. Mga palomunin, diba? Wala kayong karapatan. Kahit sino sa inyo, dito sa asyenda ko. Galit nitong ginudgod sa putikan si Valerie. Ah! Alicia! Patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadyang mamatay ang kabayo mo. Nakaluhod si Valerie na nagmamakaawa sa dalaga. Napuno ng dumi ang mukha ni Valerie sa pinaghalong putik at dumi ng hayop. Ma'am, tulong! Paghingi ng tulong ni Valerie nang makita siya. Anong ginagawa mo sa anak ko? Galit namang itinulak niya si Alicia palayo sa kanyang anak. Awang-awa siya sa panganay niyang anak nang makita ang putik na dumikit sa mukha nito at masangsang na amoy mula sa mga kabayo. Hinarap niya ang malditang anak ni Dominic at sinampal kaagad dahil sa galit at pananakit kay Valerie. Pinalagpas na nga niya ang pagpapapulis kay Raul at pagpapahiya sa kanya. Ang anak naman niya ngayon ang sinaktan nito. Itong hindi niya mapapalagpas kapag anak na niya ang argabyado. Handa siyang makipagpatayan kung anak na ang usapan. Kahit hindi siya naging mabuting asawa, pero naging mabuting ina naman siya sa mga anak niya. Anong ginagawa mo sa kapatid mo, ha? Sa mataas na boses, gulat ang nasa mukha ni Alicia matapos siyang sampalin. Bahaw na ngumiti si Alicia. Ano sa tingin mong ginagawa ko sa babaeng yan, ha? Pinatay niya ang kabayo ko. Ngayon, gagamit siya ng iba? Para ano? Para patay na naman? Pambabara ko sa walang hiya kong madrasta. Nawalan na ako ng respeto sa mga ito mula nang nagdala ito ng lalaki dito sa mansyon. Wala kang karapatang saktan ng kapatid mo. Kahit ano pang nagawa niyang mali, wala ka pa rin karapatan. Kung hindi ka man tinuruan ng magandang asal ng nanay mo, pwes, akong puputol dyan sa sungay mong iyan. Kay haba-haba na! Galit na sabi ni Sheila sa mataas na tono. Sabay alis sa harap ko. Matapos nitong tulungang itayo si Valerie. Ang lakas ng loob mong pagbuhatan ako ng kamay. Kung hindi ka pinakasalan ng aking ama at kinupkup kayo, baka hanggang ngayon, hampas lupa pa rin kayong mag-iina. Masama ang loob kong sagot sa madrasta. Hawak pa rin ang nasaktan kong pisngi. Ang yabang mo rin ano? Balang araw, kakainin mo rin yung mga sinasabi mo. At itong ipinagmamalaki mong yaman, i-enjoy mo na. Baka darating ang araw na wala ka ng nisingkong duling na makukuha dahil babagsak ka sa lupa at dadanasin mo rin ang hirap na mag-isa. Tingnan natin kung hindi ka magmakaawa sa akin sa oras na dumating ang araw na yon. Bago ko makalimutang hindi kami sampid dahil kasal kami ng daddy mo at kami ang tunay niyang pamilya. At ikaw, anak ka sa labas. Kaya matakot ka dahil kami ang mas may karapatan sa lahat ng to. Tiningnan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Matapos lisanin ang kwadra, lumabas rin ang totoo na mukha kayong pera na hindi nyo naman totoong minahal ang daddy ko. Pahabol kong sabi. Saglit lang ako nitong nilingon at saka ngumiti ng plastic. Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Wala na akong pakialam. Ang huling sinabi ni Sheila bago nila nilisan ang kwadra. Nang lalambot ang mga tuhod kong napaupo sa gilid. Pwisit na Alicia yan! Himutok na sabi ni Valerie nang makalayo sila ng ina sa kwadra. Mom, anong gagawin natin?
Papayag lang ba tayong gaganito hintayin ni Alicia? At tama ba nababastusin ka niya sa sarili mong pamamahay? Si Valerie, nakaligo na ito matapos itong pakainin ng dumi ng hayop ni Alicia. Siyempre hindi, agad namang sagot ni Sheila habang naninigarilyo ito sa tabi ng bintana. Anong gagawin natin? Sigurado ako nga haba pang sungay ng Alicia na yan. Kung nga hayaan natin siyang tratuhin na parang wala tayong karapatan dito. Para tayong mga alila. Ayoko, Mom. Gumawa ka ng paraan. Takot na sabi ni Valerie sa ina. Gustong gusto niyang gantihan si Alicia. Huwag ka mag-alala, Valerie. Makakaganti rin tayo sa babaeng yan. Ilalagay ko siya sa tamang kinalalagyan. Padadapain ko siya. At puputulin kong mahaba niyang sungay. Tumango naman si Valerie matapos marinig sa ina ang plano nito kay Alicia. Hihintayin niya ang araw na yon. Mabilis na pinatakbo ni Alicia ang kabayo niyang si Snow White, ang anak ng namatay niyang kabayo. Sa gitna ng putikan, nakita niya si Benedict at Nikki na magkasama. Uminit kaagad ang ulo niya nang makitang magkasama ang dalawa. Para namang sawang pumulupot si Nikki sa binata. Wala sa loob na pinatakbong mabilis si Snow White. Napangiti siya ng sumigaw ang kasama nitong babae. Sa damit lang naman ito tumalsik ang putik. Ang sama ba niya? Nagtuloy-tuloy ang pagpapatakbo ni Alicia kay Snow White. Alam niyang nakasunod ng tingin sa kanya si Benedict at wala siyang pakialam. Kahit alam niyang may pagbabanta ang mga tingin nito sa kanya. Malakas ang ulan kagabi kaya nagkaroon ng tubig ang mga daanan. Nagpaikot-ikot pa siya sa buong hasyenda. Wala siyang nakitang kahit anong problema. Maayos naman ang lahat. At ang mga manggahan naman nila ay maganda ang bunga sa nakikita niya. Malaking pera ang maipapasok nito sa farm. Ay! Maarting sigaw ni Nikki. Nagpupuyos ito sa galit. Tingnan mo kung anong ginawa mo sa akin, Alicia. Galit nitong itinuro sa papalayong kabayo. Sabi ko na sa iyo kanina, Nikki. Hindi magandang pagpunta natin ngayon sa asyenda. Basa ang daan. Lalo na dyan sa getup mo. May chance pang maaksidente ka. Mahinahong saad naman ni Benedict sa babae. Kanina pa niya sinasabi kay Nikki na maputik ang daan ngayon sapagkat umulan kagabi. Pero hindi ito nakikinig. Nagpumilit pa rin ang dalaga. Pwisit, may araw rin sa akin ang babaeng yun. Galit na sabi niya nang walang magawa at bumalik sa mansyon para magpalit na lang. Gulat na gulat si Valerie nang makita si Nikki na puno ng putik. Hindi napigil ang pagtawa ni Valerie sa itsura ng kapatid. Kanina lang, bihis na busy ito at excited pang umalis. Pero sa hindi malamang kadahilanan, puno ito ng putik sa katawan na umabot pa hanggang sa buhok nito. Gosh, sis! Anong nangyayari sa'yo? Naliligo ka ba sa putik? Tawang-tawa ito kay Nikki. Pwisit, sinira niyang damit ko! Inis! Sigaw niya. Hindi niya mapigilan ang sariling magsisigaw sa sobrang sama ng loob. Tawang-tawa pa rin si Valerie sa inis ng kapatid. Anong ingay ang nadinig ko? Masungit ang aura ni Senyora Sheila na siya kito nang magawi ang paningin sa bunsong anak na si Nikki. Natawa ito pero naawa lang din. Bakit ganyan ang itsura mo? Kunot noon naman tanong nito kay Nikki. Nagpasama lang naman ako kay Benedict sa asyende. Pero dahil sa Alicia na yon, sinira niya yung damit ko. Mangyak-yak na inalis ang mga nakadikit na putik sa buhok nito. Are you out of your mind, ha, Nikki? Alam mong umulan kagabi tapos ganyan pang suot mo? Saan mo ba nilalagay ang utak mo, ha? Sermon ni Sheila na mas lalong kinainis naman ni Nikki. Sa talampakan, agad namang sagot ni Valerie na may halong pang-iinis. Shut up! Mainit na ulong pigil naman ni Nikki kay Valerie. Alam ko, Mami, pero sinira niya pa rin ang damit ko. Kung hindi niya pinatakbo ng mabilis ang kabayo niya, hindi ako madudumihan. Nagpapapadyak ang mga paa niya sa inis. Sino ba siya para pahiyain ka, ha? Hindi natuloy ang sasabihin ni Nikki nang magulat silang lahat sa pagpasok ni Alicia. Pabagsak nitong isinara ang pintuan. Kaagad nakapagtago si Valerie at Nikki sa likod ng Mami nila. Malaki kasi ang trauma nila sa kamalditahan ni Alicia. Napalunok ng laway ang senyora nang salubungin niya ang tingin ni Alicia. Hindi siya natatakot dito dahil siya pa rin ang mas nakatatanda. Nakakatakot ang itsura ng dalaga.
Wala itong kangiti-ngiti at seryosong mukhang humarap sa senyora. Wow! Andito pala kayong lahat. Ano to, reunion? Panunuya ng dalaga. Naka-cross arms ito sa harapan nila habang nakaangat ang isang kilay. Well, kahit ano pang gawin ko sa'yo, mukhang wala ka ng pag-asang magbago pa. Kawawa ka naman dahil sa ugali mong yan. Walang may gustong maging kaibigan ka o hindi kaya ilalaking gugustuhin ka o pamilyang handa kang pakisamahan. Kasi naman, nakakasukang ugali mo. Kahit aso ayaw sa'yo. Masasakit na salita ang binabato sa kanya ni Sheila. Hindi ka agad nakasagot si Alicia. Kung ano man ang ugali niya, wala tong pakialam. Hindi niya kailangang magbago para lang tanggapin siya ng mga tao. Nagpapakatotoo lamang siya sa sarili niya, kesa makipagplastikan. Hindi ko kailangan ng mga kaibigan, kung hindi naman sila deserving. Kung isang pamilya naman kagaya niyo lang na mukhang pera, mas mabuti pang wag na lang. Wait, muntikan ko na makalimutan na sabihin na pinuputol ko na ang pagiging legal guardian mo sa akin dahil nasa tamang edad naman ako. Kasi wala naman kayong pakinabang. Hindi nga kayo tumutulong dito eh. Kain tulog lang ang ginagawa niyo sa araw-araw at pamamasyal kung saan-saan. Tsaka masyadong masikip ang bahay para sa ating lahat. Tss, sabay talikod na. Nang lampasan niya ang mga ito'y sinulyapan pa niya si Nikki na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapagpalit ng damit. Sorry sa damit mo ah. Papalitan ko na lang. Mas maganda pa dyan sa suot mo. Kasi nagmukha ka ng ukay-ukay sa suot mong yan. At saka kanina kasama mo si Benedict. Para kang linta kung makakapit sa kanya. Kahit sukang-suka naman siya sa'yo. Wait, bago ko makalimutang ipaalala sa'yo, he's my fiancé. Kung ako sa'yo, dumistansya ka sa fiancé ko. Hmm? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sheila. Nangihina siyang napaupo sa sofa nang mawala sa paningin ang babae. Biglang nanikip ang dibdib niya at hirap siyang makahinga. Nanakbo si Valerie sa kwarto nito para kunin ang gamot ng ina. Kumuha naman ng pamaypay si Nikki para magkaroon ng hangin. Pagkatapos makainom ng gamot, lumuwang na ang pakiramdam ni Sheila. Alam niyang wala silang magagawa kapag pinalaya sila ni Alicia. Dahil nakapangalan kay Alicia ang mansyon at iba pang ari-arian ni Dominic. Iyon ang ikinakainis niya sa namatay niyang asawa. Hindi niya inaasahang ipapamana pala lahat kay Alicia ang mga naiwan nitong kayamanan matapos ang pagtitiis niya. Akala ng senyora, kung makapag-asawa siya ng mayaman ay sa kanya ipapamanang lahat. Pero nagkamali siya. Nakalimutan niyang may anak pa ito. Ang lahat ng kayamanan nito nakapangalan sa dalaga. Ngayon, daig pa nila ang pulubi sa kalye. Mommy, ayokong tumira sa lansangan o bumalik sa dating buhay natin. Gusto ko dito. Mommy, huwag kang pumayag. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Nikki. Kahit siya man ay ayaw na bumalik sa dating buhay. Buhay na isang kahig, isang tuka. Tama si Nikki, Mom. Gumawa ka ng paraan. Ayoko na bumalik sa squatters. Ang mabahong lugar na yon at ang mahirap na buhay. Gusto ko na rito. Huwag po kayong pumahig na basta na lang tayo palayasin sa mansyon na to. Kasal po kayo ni Tito Dominic, di ba, Mommy? At may karapatan pa rin kayo. Nagpapanik si Valerie at Nikki. Masaya na sila sa buhay na meron sila ngayon. Dahil lahat ng gusto nila, nabibili nila at nakukuha. At may malalaki at malalambot na kama pa silang nahihigaan. Kahit saan, may nightlife, kasama mga bagong kaibigan. Gugustuhin pa ba nilang umalis dito kung nakasanayan na nila yon? I know, nag-iisip ako ng paraan na hindi tayo mapaalis dito. Hindi ko hahayaang basta na lang niya tayong palayasin sa mansyon. Over my dead body. Tipid niyang ngiti. Yakap ang dalawang mga anak, pilit niyang pinapakalma ang mga ito. Naapektuhan namang ito sa mga sinabi ni Alicia. Namimilipit sa sobrang sakit si Alicia matapos inumin ang tea. Hawak niya ngayon ang leeg niya. Mainit sa pakiramdam ang ininom niyang tea. Pakiramdam niya, nagsusugat ito sa sobrang hapdi at kirot. Ang lalamunan niya ay nangangati ng sobra at hirap siyang makahinga. Matapos inumin niya ang tea na inihanda sa kanya ni Sheila bilang peace offering raw sana. Pero bakit ganito ang pakiramdam niya? Nilagyan ba ng laso ng tea niya?
Napaluha siya ng tingalain ng madrasta. Nakatitig lang ito sa kanya at pinanonood siyang nahihirapang makahinga hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Gusto niyang sumigaw at humingi ng tulong pero wala siyang marinig na anumang boses na lumalabas sa bibig niya. Gumilid ang mga luha niya dahil sa nararamdamang namanhid ang buong katawan niya paakyat sa kanyang utak. Ayaw gumana hanggang sa mawalan siya ng malay. Doc, kamusta po siya? Kunwaring concern ni Sheila sa dalaga matapos siyang tumawag ng doktor. Gusto niyang malaman ng lahat na hindi niya ito pinababayaan. Kahit hindi sila close sa anak ng asawa niya, ay may malasakit pa rin siya rito kahit pakitang tao lang. Hindi magandang lagay niya. Kailangan natin siyang makuna ng blood samples upang malaman ang sanhi ng sakit ni Alicia. Sagot ng doktor, kaagad nagpanik si Sheila. Hindi nito pwedeng malaman ang ginawa niya kay Alicia. No! I mean, hindi na kailangan, Doc. Baka may nakain lang si Alicia na bawal sa kanya. Pero baka mamaya magiging maayos na rin po ang lagay niya. Nauutal niyang sabi sa doktor. Hindi maaaring malaman ng doktor ang kalagayan ni Alicia. Kung malalaman nito, baka ilayo sa kanya si Alicia. Hindi niya pa makukuha ang kailangan niya sa dalaga. Pero hindi na niya pinatapos magsalita pa ang doktor. Hinila niya ito palabas ng silid. Walang nagawa ang doktor kundi ang magpatianod na lamang sa senyora. Okay, babalik na lang ho ako sa ibang araw. Kung sakaling hindi pa bumuti ang kalagayan niya, dadalhin ko siya sa ospital. Sagot ng doktor sa senyora. Umalis na ito matapos magpaalam. Hindi makaimik si Sheila ngunit ginitian lang ang doktor ng tipid nang mapansing nakatitig ito sa kanya. Sige Doc, salamat. Pero intayin niyo na lang ang tawag ko para hindi kayo maabala pa. Sabi ni Sheila nang ihatid niya sa labas ng gate ang doktor. It's okay, senyora. Because Alicia is no different to me. Dahil tinatarato ko siyang bilang sarili kong anak. Sagot naman ang doktor sa kanya. Ngumiti naman ang bahaw si Sheila. Si Dr. Romel Chua Ramirez, ang matalik na kaibigan ni Dominic. Alam niya naman na loyal ito kay Dominic. I know, Doc. Sa akin lang, busy kang tao. Marami kang inaasikaso. Ayoko naman na abalahin ka. Pero kung yan ang gusto nyo, sige, kayong bahala. Sagot niyang napipilitan. Hindi niya hahayaang makalapit pang doktor kay Alicia. Siya ang legal guardian ni Alicia. Siya pa rin ang masusunod kung anong gagawin sa anak ni Dominic. Okay, salamat senyora. Tango ang naging sagot ni Sheila. Sinara niya kaagad ang gate. Pagkalabas nito, agad siyang bumalik kay Alicia. Nang magising si Alicia, wala na ang sakit na nararamdaman niya. Kahapon na halos mamatay na siya sa sobrang sakit. Pero ang mas masakit, isa na siyang taong walang kwenta ngayon. Wala siyang boses. Kahit anong pilit niya ang pagsisigaw, ay wala talagang lumalabas sa kanyang bibig. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit wala siyang boses? Nang marinig ni Alicia ang boses ng family doctor nila, na kaibigan ng kanyang ama, ay natuwa siya. Dahil alam niyang matutulungan siya nito. Gumawa siya ng paraan upang makahingi ng tulong sana na hindi nalalaman ni Sheila. Pero nahuli siya ni Sheila na naglagay ng maliit na papel sa bulsa ni Dr. Ramirez. Pasimple itong kinuha sa bulsa na hindi namamalayan ng doktor. Laglag ang balikat niyang nang hinayang. Alam niyang magagalit si Sheila sa ginawa niya. Galit na galit si Sheila. Sa labas pa lang, rinig na niya ang malakas nitong boses. Nawala kaagad ang tapang niya. Napalitan niyo ng takot sa maaaring gawin sa kanya ng madrasta. Nagsumiksik siya sa sulok ng kanyang kama sa takot dahil na rin sa kalagayan niya ngayon na wala nang magawa para ipagtanggol ang sarili. Isang malakas na sampal kaagad ang dumapo sa pisngi ni Alicia. Sa sobrang lakas, napaling ang mukha niya sa ibang direksyon. Pakiramdam niya ay humiwalay ang utak niya sa lakas ng pagkakasampal. Gustong-gusto mo talaga akong napapahamak, no? Pwes, itong tatandaan mo, Alicia. Tapos na ang pagre-reynahan mo sa mansyon. Kaya ngayon, nasaan ang tapang mo, ha? Wala ka ng silbi, di ba? Dahil isa ka na ngayong inutil. Inutil. At wala ka nang magagawa pa. Kukunin ko ang lahat ng sayo. Naiintindihan mo? Madiing hinawakan ni Sheila ang mukha ni Alicia at pabalyang binitiwan.
Naikuyom ni Alicia ang dalawa niyang kamao. No! Umiiyak na tumanggi si Alicia nang walang magawang turukan siyang muli ng pangpamanhid. Isang Nyphorex elixir, isang uri ng drugs na nagbibigay ng hoarseness. Kapag tumatagal, matutuluyan na siyang hindi makakapagsalita. Naiwan siyang nakatulala sa loob ng kwarto. Hindi maigalaw ang buong katawan sa pamamanhid. Maliban sa pagkawala ng boses, hindi rin niya maikilos ang buong katawan. Parang gulay ang buong katawan niyang nanlalambot sa ibabaw ng kanyang kama. Habang nakahiga, nakabaluktot ang mga likod habang lumuluha. Hindi siya makabangon kahit anong pilit niyang gawin. Ayaw talagang kumilos ng katawan niya dahil sa gamot na tinurok sa kanya. Siguro naman magtatanda ka na, rinig niyang sabi ni Sheila matapos turukan ang gamot. Naiwan siya sa silid na mag-isa. What? Ma'am? Ginawa mo yun? Hindi ba yun malalaman ng lahat? O di kaya magtataka sila kung bakit hindi nagsasalita si Alicia? Mahinang boses na tanong ni Valerie sa kanyang ina. Hindi nito inaasahang nagawa ito ng ina sa dalaga. Ang buong akala niya ipinakidnap ito at ipapatubos ng malaking pera. Siyempre, malalaman nila yon. Pero madali lang lusutan yon. Pinapauwi ko ang lahat ng katulong. Kukuha ko ng isa na magbabantay kay Alicia. Baka gagawa na naman yun ng kalokohan. May kilala ka ba na pwede nating pagkatiwalaan? Seryosong tanong ni Sheila. Kailangan niyang kumuha ng taong magbabantay sa dalaga hanggat hindi pa niya nasasagawa mga plano. Ang ubusin ang pera ni Alicia. Yes, but ma'am, kung pinaalis mong mga katulong, sino pang gagawa sa mga trabaho dito sa mansyon? Hello, ang laki nito! Kaagad na reklamo ni Valerie, abala sa paglalagay ng nail polish sa paa. We hired another maid, okay? Sagot naman ni Sheila, nakataas ang isang kilay, nakakross ang legs na naupo sa mahabang sofa. Ma'am, may naisip ako. Sabat naman ni Nikki. Nangisla pang mga mata sa binabalak ng sulyapan ng ina. What is it? Kunot noon na tanong ni Sheila sa anak nang tingnan nito. Bakit hindi natin pakilusan dito sa bahay ang babaeng yun? Para makaganti man lang tayo sa mga pang-api niya sa atin. Tutal, wala naman siyang kwenta na, diba? Madali na lang natin siyang pasunurin. Instead, gumawa pa tayo ng maid. Ba't hindi na lang siyang gagawa ng lahat ng gawaing bahay? Para pagsilbihan tayo. Sa ganun, maranasan niyang maging alipin. Kung anong pakiramdam ng inaalila. Natatawang suggestion ni Nikki. Nae-excite ito sa mga naiisip gawin na pagpapahirap sa dalaga. I like your idea, sis. Ang sarap siguro sa feeling yung pagsisilbihan ka't ituturing na prinsesa dito sa mansyon at nakaganti pa si Alicia na yun. Ibabalik ko sa kanyang ginawa niya sa akin. Galit na sabat ni Valerie. Marami namang naiisip si Valerie gagawin sa dalaga. Ang pahirapan, ito ng husto. Okay, basta bahala na kayo kung anong gusto niyong gawin sa malditang yon. Basta kayo, mag-iingat ha. Baka mamaya makahingi pa yun ng tulong sa iba. At saka hindi ko nga alam kung kakayanin ang babaeng yun. Gayong halos hindi na nga niya kayang bumangon. Lalo na ang abogadong yun, Nikki. Huwag mo nga hayaang makakalapit kay Alicia. Nasa dalagang loyalty noon. Kung ayaw mong mabuking tayo't sa kulungan pulutin. Seryosong ekspresyon na paalala ni Sheila sa dalaga. Napatay na patay sa abogadong yon. Ano bang nakikita niya sa lalaking yon? Napakagat sa labi si Nikki nang marinig ang sinasabi ng kanyang ina. Did you hear that? Bantayan mo siya. Huwag mo nga hayaang pakalat-kalat sa mansyon, ha? Kung hindi, lagot tayong lahat. Pangiinis ni Valerie sa kapatid. Binalata naman siya ni Nikki pagkatapos iwan si Valerie sa sala na mag-isa. I know! Inis niyang sabi sa panganay, tsaka tuluyang tinalikuran si Valerie. Naalimpungatan si Alicia nang may tumatapik-tapik sa mukha niya. Napabangon siyang bigla. Hindi na rin mabigat ang pakiramdam niya. Nakakagalaw na rin siya ng maayos at nakakakilos na. Pero mahina pa rin. Ang buong katawan niya nananakit dahil sa pananakit sa kanya kahapon. Anong kailangan mo? Mahinang tanong niya sa nakatunghay sa kanya. Tanghali na, tulog ka pa rin. Tamad, wala tayong maid. Ikaw nang gagawa sa lahat ng gawain sa mansyon. Nagtitipid si mami at walang pampasahod na rin. Bumangon ka na dyan at magsimula na maglinis. Maraming kalat sa labas. Siya nga pala,
Huwag na huwag mong susubukang tumakas. Ipapahuli kita sa bagong bantay sa labas. Kung gusto mo pang mabuhay. Pananakot ni Valerie. Tumalikod ito sa kanya matapos magsalita. Nagsisimula na ang kalbaryo niya sa mansyon. Baliw ka ba? Hindi ako katulong. Gusto niyang isatinig pero wala na. Tinanggalan siya ng boses magsalita. Tanging paggalaw lang ng bibig niya ang nagsasalita. Pero walang boses. Useless lang ang pagrereklamo niya kung hindi naman siya naririnig at naiintindihan. Huminto si Valerie nang malapit na ito sa pinto. Ngumiti ito na parang aso. Saka ito tuluyang umalis na may sinasabi. Nga pala, Alicia, malaki tong kwarto mo ah. Sa akin na to ah. Sa maid's room ka na matutulog. Simula ngayon. Lilinisin mo na rin yon. Kasing kalat eh. Baka magkasakit ka pa eh. Yung sinasabi ko sa'yo gawin mo ha. Hindi ka magpapahinga hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng trabaho. Sabi niya. Malaki ang mansyon. Paano niya ito matatapos linisin? Ngayong mag-isa lang siyang gagawa. Bye! Nagpapapadyak sa inis si Alicia. Wala naman siyang magawa kundi ang sumunod sa gusto nila. At ang paghahari-harian ni Valerie sa mansyon ay nakakainit ng dugo. Gusto niyang sumigaw. Pagbabasagin ang pagmumukha nila pero wala siyang lakas ng loob para gawin yon. Dahil maliban sa kapansanan, wala rin siyang malalapitang makakatulong sa kalagayan niya. Wala nang tao sa mansyon sapagkat pinaalis lahat ng madrasta niya. Pagod na si Alicia nang matapos linisin ang paligid. Pinalinis at pinakintab ang sahig ng ilang ulit. Pinakiskis rin sa kanyang restroom at ang lahat ng bahagi ng mansyon. Nang tingnan niya ngayon ang kanyang mga kamay, puno ito ng mga sugat. Hindi niya mapigilan ang sariling mapaiyak mag-isa. Nakasandal sa dingding ng silid at dumulas ito paupo sa sahig. Tapos ka na ba? Mabuti naman kasi meron ka pang ibang gagawin. Dinig niyang sabi ni Valerie. Nasira yung washing machine kaya labahan mo ang mga iyan. Marunong ka naman siguro maglaba, no? Sinundan niya ang tinuturo nito. Mga bedsheet na makakapal. Paano niya malalaban yon? At napakabibigat nun. Kailangan mong labhan ngayon yan kasi kailangan ko. Iniwan na siya nito. Wala naman siyang magawa kundi sundin ang nais nito kahit masakit ang mga kamay niya. Hoy! Oras ng trabaho, natutulog ka? Malakas na mura sa kanya ni Nikki. Bigla siyang napabangon nang maramdaman niyang ginigising siya gamit ang isang paan nito. Wala itong pag-iingat na pinagsisisipa siya. Natuluyang nagpagising sa diwa niya. Tumingala siya sa babae. Nakasimangot ang mukha nito. Sino bang hindi makakatulog? Pagod ang buong katawan niya dahil katatapos lang niyang labhan ng mga bedsheets. Tumayo ka na dyan! Oras ng trabaho natutulog ka? Hindi ka na senyorita dito, okay? Isa ka ng maid dito sa bahay. Tandaan mo yan ha. Kung inaakala mo Alicia na panaginip lang ang lahat ng to, pwes nagkakamali ka. Lumabas ka na ng kwarto at puntahan mo si Ate Valerie. Maipapagawa siya sa'yo. Dalian mo! Kantatamad-tamad! Sigaw sa kanya matapos pagsalitaan ng kung ano-ano. Sa loob-loob niya, gusto na niyang sakalin ito. Pero iniisip pa lang niya yon, natatakot na siyang maparusahan ni Sheila. Naalala niyang banta sa kanya ni Sheila. Oras na saktan niya ang dulo ng buhok ng mga anak nito, mararamdaman niya ulit ang sakit na ginawa nito. Wala siyang magawa kundi ang patayin muna sila sa mura. Pinihit na niya ang doorknob ng silid. Palabas na sana siya nang marinig itong magsalita. Wait, bibisita dito bukas si Benedict, okay? Ang gusto ko, huwag ka magpapakita sa kanya. Naiintindihan mo ba? Isa pa, bago ko makalimutang sabihin sa'yo, kami na ni Benedict. Sinagot ko na ang paniligaw niya sa akin. Sinabi niya kasi sa akin na mahal na niya ako eh. At mahal ko rin siya. Sobrang saya ko. Ang sarap pala sa feeling kapag mahal mong isang tao. Natatawang sabi nito sa kanya. Nakaangat ang mga braso nito sa dibdib at nakatayo sa harapan niya si Nikki habang nagpaparinig sa kanya. Mabuti kung ganon, wala rin akong balak na magpakita sa kanya. Ayokong pagtatawanan niya pa ako, sa isip niya. Sumimangot siya ngunit sinarili na lamang niya ang sakit na nararamdaman. Parang may mga punyal na tumutusok sa kanyang dibdib ng mga oras na yon. Sorry, Alicia ha? Mas masarap kasi ako magmahal eh. Tsaka alam mo kagabi, hinalikan niya ako. Kilig na kilig si Nikki habang nagkukwento
na may kasama pang action ang sinasabi. Nagngingit-ngit ang kanyang kalooban. Tumalikod na siya. Nasa sala na siya nang masalubong ang madrasta. Ang laki ng ngiti nito. Abot tenga. Parang nanalo sa loto ang ngiti nito. Oh, bagay pala sa iyo yung uniform. Pero anyways, gusto ko mag-usap tayo. Alika iha. Sandali lang naman to eh. Hinila siya nito sa sulok, malapit sa mesa, kung saan natanaw niya ang labas mula rito. Heto, pirmahan mo. Kapalit ng iyong kalayaan kapag pumirma ka niyan. Hahayaan na kitang umalis kahit saan mo gusto. Inilapag sa ibabaw ng mesa ang long folder na may kasamang sign pen. Ano? Pirma na! Iniusog sa kanyang folder. Sa likuran nito ay si Valerie. Tiningnan at binasa niya ang nakasaad sa folder. Pirma na! Pagpipilit pa nito sa kanya. Bigla na lang napunta sa likuran niya si Valerie at hinawakan siya sa braso. Sign it, Alicia. Kapalit ng iyong kalayaan. Umiling siya na may pagtututol. Pero nung makita niya ang karayom na may lamang gamot, wala siyang nagawa kundi ang pumirma. Good! Binitawan siya kaagad. Kinuha nito ang folder at masayang umalis. Pero bago ito umalis, sinampal muna siya nito ng malakas. Nagbago ng isip ko. Siya nga, hindi ka makakaalis dito hanggat hindi pa kami nagsasawang pahirapan ng dating prinsesa ng mansyon. Ano ngayon ang pakiramdam ng walang silbi at walang magawa? Nakakasama ng loob, di ba? Nanggagalaiti sa galit? Ganun bang pakiramdam mo ngayon, ha? Alicia? Gustong-gusto na kitang sabunutan. Kung alam mo lang, hayop ka! Sa isip niya. Kumukulo na ang dugo niya sa mga pasaring ni Sheila. Sawang-sawa na siya sa mga parinig nito sa kanya. May sariling isip ang mga kamay nang hilahin ang bagong rebound nitong buhok. Nagsasabunutan silang dalawa. Kanina pa siya nagpipigil kay Sheila. Pero talagang maikli lang ang pasensya na sa katulad ni Sheila. Sinuntok siya nito sa muka, kung kaya'y saglit umikot ang paningin ni Alicia. Hindi pa ito nakontento. Sinugod siya nito ng sampal at sinabunutan ang buhok. Umibabaw ito sa kanya. Walang tigil sa pagsampal sa mukha niya at sa bunot sa kanyang buhok. Buisit kang babae ka! Sinasagad mong pasensya ko ah! Inutil ka na nga! Ang tapang mo pa rin! Galit na sabi ni Sheila. Kinalmot sa mukha ang dalaga at gigil na gigil itong pinagsasampal hanggang sa mapagod ito. Buisit ka rin! Hindi ako papatalo sa iyong gurang ka! Buong lakas niyang binigkas pero wala pa rin boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Pumaibabaw siya sa babae nang magpalit sila ng posisyon ni Sheila. Punong-puno na rin siya. Gusto niyang durugin ang pagmumukha nito sa pang-aapi sa kanya at panlulokong ginawa nito sa daddy niya. Nagulat na lamang si Alicia nang tumilapon siya sa sahig. Tumama ang katawan niya sa pader ng malakas. Napahiyaw sa sakit. Pilit siyang bumangon pero hindi kaya ng katawan niyang tumama sa pader. Dahil sa sobrang sakit ng pagkakatama sa pader, pakiramdam niya ay mabali siya sa buto sa lakas ng impact. Hayop kang babae ka! Papatayin mo si mami, ha? Sinugod siya ni Valerie. Galit na galit ito. Para itong Amazona sa lakas at tapang. Boyish itong kumilos. Umibabaw ito sa nakahiga niyang katawan sa sahig at walang tigil siyang sinampal ulit at sinuntok sa sigmura. Namaluktot siya sa sahig matapos siyang sigmuraan ni Valerie. Kahit sa ang parte ng katawan tumamang mga kamay ni Valerie, nawala na siya ng malay nang hindi niya nakayanan pa ang pagsugod nito sa kanya. Nako! Ate! Napatay mo si Alicia? Pagtitili ni Nikki nang makita ang kalunos-lunos na buhay ni Alicia. Hindi na ito gumagalaw pa sa sahig. Mom, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang naman siyang bigyan ng leksyon sa ginawa niya sa iyo eh. Hindi ko naman intensyon na napatayin siya, Mommy. Takot ang nasa boses ni Valerie matapos siyang mahimasmasan. Nakita niya ang bagsak na katawan ni Alicia. Hindi na ito gumagalaw. Shhh! I know. Sagot ni Sheila. Nawalan lang siya ng malay, Valerie. Sagot sa kanya ng kanyang ina. Hindi siya patay? Wala sa sariling tanong ni Valerie sa ina. Walang lakas si Alicia na tumayo sa ilang araw na hindi siya pinapakain. Para siyang dinagana ng ilang semento. Matapos siyang mawala ng malay. Nasa loob na siya ng maliit na kwarto. Si Valerie, sa kwarto niya dati lumipat.
Dati pa naman gusto na nito ang kwarto niya at lahat ng meron siya ay inaangkin nito. Na ngayong wala na siyang silbing tao sa balat ng lupa, hindi siya pinapakain bilang parusa niya. Kahit tubig, walang binibigay sa kanya na tinitiis niya lang. Nakapadlock sa labas ng pinto ng kwarto niya. Nakakulong lang siya at hindi alam kung kailan siya pakakainin ng mga ito. Naiiyak na siya sa frustration. Wala siyang taong pagkakatiwalaan na makatulong sa kanya. Mag-isa siyang nagdurusa at pinapahirapan. Nagsipaglaglaga ng mga luha niya. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya pinanghinaan ng loob. Nagulo lalo ang buhok niya, na lalo pa niyang ginulo, na walang magawa at tanging pagtangis lamang niya sa gabi-gabi ang naririnig sa buong silid. Gusto na niyang matapos ang paghihirap. Pagod na siya. Gusto na niyang mamatay na lang. Nakatulugan ni Alicia ang pag-iyak. Maaga pa lang, ginising na siya. Nasa kwadra siya ng mga kabayo nagtatanggal ng mga dumi sa paligid. Naiiyak siya sa inis at sa sama ng loob. Naglilinis siya nang makita niyang paborito niyang boots na nasa harapan niya. Nang mag-angat siya ng paningin, si Valerie ang may suot ng boots niya. Nakasimangot siya nang mapatingin sa boots niya. Tinaasan lang siya nito ng kilay at nag-cross arms sa harapan ng babae habang pinanonood siya. Oops! Sorry ah! Sinuot ko na naman ang boots mong walang paalam. Hindi mo naman kasi ginagamit eh. Sayang lang kasi nabubulok lang at inaamag. Eh nakita ko pwede pa, kaya sinuot ko na lang. Sabi sa kanya, halatang iniinis lang siya ni Valerie. Sige lang, ano pa bang magagawa ko? Inangkin nyo na nga lahat-lahat eh. Alam mo, naawa ko sa'yo Alicia. Pero hindi ko naman makakalimutan ang ginawa mo sa akin dito. Seryosong sabi nito. Kakalimutan ko na sana yung nangyari sa akin dito noon. Dahil nakikita kong paghihirap mo. At hirap na hirap ka na. Gusto kong maawa ngunit nagbagong isip ko. Hindi pala sapat, Alicia. Mas gusto ko yung maranasan mo pa rin kung anong lasa ng dumi ng hayop. Napalunok siya sa narinig at kinakabahang na paatras palayo kay Valerie. Ngunit kaagad na hila ni Valerie ang buhok niya. Nagpupumigla siya sa pagkahawak sa kanyang buhok. Pinilit niyang kumawala sa pagkakahawak nito. Pero nagawa pa rin siyang isubsob sa putikan na may halong dumi ng hayop. Ayaw niyang magmakaawa kay Valerie. Pero dahil wala siyang kalaban-laban, nagawa niyang magpakumbaba. Nagagawa niyang magmakaawa tulad ng ginawa nito noon. Nakikiusap siya kay Valerie. Ayaw niyang maging mahina. Pero sa pagkakataong yon ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ibaba ang pride niya at wala rin siyang ibang maaasahan kundi ang sarili niya. Wala na yung dating matapang na Alicia. Naglaho na at napalitan ng mahina at walang lakas loob na ipagtatanggol ang sarili. Kung bakit kasi wala man lang ni isa sa kakilala niyang naghahanap sa kanya. Kung bakit hindi na niya magawang maglibot sa hasyenda. Hindi man lang nagtataka ang mga ito. Kailangan niya magpakatatag at makaisip ng paraan kung paano siya makakalayo sa mansyon na to. Pagod na siya sa pagpapahirap sa kanya. Nagawa niyang lumuhod sa harapan ni Valerie. Luhod! Sabay turo sa putikan. Nakita niyang maduming putik at nakakadiring dumi ng hayop. Kaagad na paluhod si Alicia nang sabilitan siyang itulak ni Valerie sa putikan. Nang hindi pa rin siya kumikilos, napalangoy siya doon na parang baboy. Tumawa ito nang makitang buong mukha niya at katawan niyang nababalutan ng putik. Tanging pag-iyak ang nagagawa ni Alicia. Iyong pakiramdam na wala siyang magawa. Halikan mong pa ako, Alicia. Narinig niyang sabi ni Valerie nang ituro nito ang paa nito. Parang madudurog ang mga ngipin niya sa galit. Pero wala naman siyang boses. No! Hindi siya kumilos kaagad. Pero dahan-dahan siyang yumuko. At hinalikan ang paa ni Valerie. Naramdaman niya na lamang na muli siyang napasubsob sa lupa nang alisin nito ang paa nito at ipatong sa ulo niya. Punong-puno ng putik ang mukha niya. Pumasok pa sa ilong niya at bibigan dumi. Hindi niya mapigilang masuka dahil sa pandidiri niya sa amoy habang tawang-tawa naman ito sa itsura niya. Naikuyom na lamang niya ang kanyang mga kamay. Nagmukha kang clown sa itsura mo. Masarap bang masubsob sa putik, Alicia?
Ano? Masarap ba? Ha? Hinawakan nito ang buhok niya ng mariin. Umangat naman ang mukha niya habang ito ay tawang-tawa. Hayop ka! Masaya palang paglaruan ng kagaya mong dating nasa itaas, no? Pero ngayon, nasa baba na. Grabe! Ang bilis ng karma! Tinulak siyang binitiwan ni Valerie. Dahilan para mapaluhod siya sa lupa at mawala ng balanse. Nang mapag-isa, nilinis niya ang sarili. Umiiyak at gigil na gigil niyang sinabuna ng katawan para lang matanggal ang amoy. Kahit masama ang pakiramdam, pinilit niya pa rin kumilos. Hinatiran niya ng makakain sina Sheila, Valerie at Nikki sa pool. Kung hindi lang kasalanan ng kumitil ng buhay, ginawa na niya yon. Muntik na siyang matuksong lasunin ang mga ito para matapos lang ang pagdurusan niya sa mga kamay ng mga ito. Pero hindi niya pala kaya. Nang matapos niyang ihatid ang mga pagkain sa pool, ay bumalik na siya sa kusina. Pero nagulat siya nang may pumisil sa puwetan niya. Nang lingunin niya ito, kaagad niya itong hinampas sa dala niyang tray. Nagdilim kaagad ang paningin niya nang makilala ito. Bastos! Hinampas niya to gamit ang dala niyang tray. Manyak! Galit niyang sabi sa lalaki. Hoy! Ano ba? Tama na! Hinuli nito ang pulsuhan niya. Pero tinadyakan niya ito sa harapan. Nagtatalo nito sa sakit. Ang lalaki ay ang kalaguyo ni Sheila. Nakalabas na pala to. Hindi niya alam kung paano ito nakalaya. Pero isa lang ang alam niya. Binaboy na mga ito ang alaala ng kanyang daddy. Kung alam niya lang, hindi sana siya umalis. Di sana, nalaman niya na kaagad ang masama nilang mga ugali na pera lang talaga ang habol nila sa daddy niya. Naramdaman niyang may humila sa kanyang buhok palayo. Napahawak siya dahil sa sakit. Ikaw babae ka, ilang beses ko bang sasabihin, ha? Hindi na uubray ang kamalditahan mo sa akin. Wala ka nang maipagmamalak pa sa akin. Ngayong hampas lupa ka na. Kung ako sa'yo, bawasan mo yung katapangan mo. Subukan mo kayo magpakabait, ha? Sa ganoon, hindi ka magaya sa amo mong ngayon ay kinakain na ng lupa. Galit na sinugod siya ni Sheila. Sinasabunutan siya nito sa buhok at kinalagad sa halamanan. Honey, hayaan mo na siya. Kasalanan ko naman eh. Ginulat ko siya. Ayos lang ako. Pagsisinungaling ng lalaki at kinindatan si Sheila. Biglang umamo ang mukha ng babae. Nakita niya ang paglalambingan ng mga ito sa harapan niya. Nakakadiri. Nakakasuka. Parang lalanggamin na mga ito sa sobrang sweetness. Matapos ay itinulak siya nito at napasubsob siya sa mga matinik na halamanan. Naitukod niya pa ang kanang kamay at bumuon pa ang tinik sa palad niya. Nagasgasan rin ang mga braso niya at nadagdagan ng mga sugat at galos sa kanyang katawan nang mawalan siya ng balanse. Nakita niyang dumugo iyon. Sinuyod ni Raul ng tingin ang kabuuan ng babae. Kahit puno ito ng pasa sa katawan, hindi pa rin nakakabawas na hangaan ito. Maganda at maputi ang dalaga at fresh. Hindi tulad ni Sheila na kulubot na nga ang katawan at wala pang asim. Pero ang dalagang yon, makatas at mabango pa. Paika-ika siyang tumayo. Kahit masakit, pinilit niya pa rin bumangon. Nagmamadali siyang lumayo sa pool dahil ayaw niyang marinig ang tawanan ng mga walang hiya na parang buong pamilya silang magkakasama. Sumisikip lang ang dibdib niya sa nakikita at nasasaktan siya para sa kanyang ama. Sa loob ng kwarto siya nagkulong. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa mapagod ang mga mata niya sa kakaiyak. Ang sikip-sikip ng dibdib niya sa sobrang bigat ay hirap na siyang makahinga. Pero pinilit niya pa rin maging okay. Nakakayanin niya ang lahat ng ito. Hindi niya namalayang nakatulog siya sa sobrang iyak. Naalimpungatan siya ng may kung anong dumagan sa kanya. Naibuka niya ang mga mata niya at nagulat siya at itinulak palayo ang pangahas. Pero malakas ang lalaki. Agad siyang dinaganan. Gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas sa bibig niya. Nagsimula nang tumulo ang mga luha niya. Nakakalimutan niyang wala na siyang boses. Diyos ko, huwag niyo po akong pabayaan. Huwag sana siyang magtagumpay sa kanyang kayupan. Panalangin niya. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi niya dapat ito hayaang magtagumpay sa masama nitong binabalak sa kanya.
ang babuyin siya. Nagpumiglas at pinagsisisipan niya ito, pero nagulat siya nang sirain ito ang damit niya. Ang suot niyang blouse ay sapilitan itong tinanggal. Lumantad ang dibdib niya na mas lalong nagpaulol dito, na parabang isang aso. Tinakpan niya kaagad ang sarili gamit ang mga braso niyang pinag-cross niya sa kanyang dibdib. Puwersahan naman itong inalis sa mga kamay niyang itinakip sa dibdib niya. Nagmamakaawa siya pero tila wala itong naririnig. Nagpumilit siyang kumawala sa manyak na lalaki. Naiiyak na siya sa frustration at takot sa posibleng mangyari nang bumaba ang kamay nito at ipinasok nito sa loob ng kanyang natitirang saplot. Pulang-pula ang mga mata nito na parang isang demonyo. Diyos ko, Lord, tulungan ninyo po ako. Lihim siyang nagdasal ng tulong. Huwag ka na magmatigas. Walang makakatulong sa'yo at makakarinig sa'yo dito. Dahil tulog na silang lahat. Kapag binigay mong gusto ko, tutulungan kitang makaalis dito. Hmm? Napailing siya. Wala siyang pakialam kung mabulok siya rito sa mansyon. Hindi niya hahayaang dumihan nito ang pagkatao niya. Ikakasira niya yon kung sakali. Iyon lang ang ipagmamalaki niya balang araw. Naramdaman niyang nakahanda na siya sa gustong gawin ito sa maselan niyang parte. Tumigil siya sa paggalaw. Hinayaan niya itong mag-enjoy sa katawan niya. Tsaka siya nag-isip sa dapat niyang gawin. Iyon lang ang paraang naisip niya. Ang linlangin ng walang hiyang lalaki. Nakakapagod na rin. Good. Madali ka palang pakiusapan eh. Don't worry, babe. Mag-i-enjoy ka sa gagawin natin. Masarap to. Nakangising tumigil sa paghalik sa parte ng kanyang katawan ng lalaki. Kinikilabutan siya sa bawat pagdampi ng labi nito sa kanyang balat. Pakiramdam niya ay tumatayo lahat ang balahibo niya sa katawan. Nanatili siyang hindi gumalaw at hinayaan ng lalaki. Nag-iipon siya ng lakas, maisagawa ang nabuo niyang plano. Nakita niyang nagtanggal ito ng sariling pantalon. Kaagad siyang bumangon at tinuhod ang maselang bahagi ng katawan ng lalaki. Nang makita niyang namimilipit ito sa sakit, ay saka siya kumaripas ng takbo. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ang kanyang mga paa. Ang nasa isip niya ay ang makalabas sa mansyon at makatakas sa lalaking nagtangkang humalay sa kanya. Hindi na siya babalik sa mansyon. Hindi na. Dahil alam niyang hindi na siya ligtas pa roon. Pero bago pa siya makalayo, nahawakan na ng lalaki ang buhok niya. Napahawak siya sa buhok niya sa sakit. Nakakita siya ng kadena sa pintuan. Kaagad niya itong hinila at hinataw sa lalaki. Naramdaman niyang lumuwa ang pagkakahawak nito sa buhok niya. Kaagad siyang lumayo rito at nagtuloy sa likod bahay. Lakad takbo ang ginawa niya sa hating gabi. Umaayon sa kanyang kalangitan. Madilim ang buong paligid at mukhang uulan. Hindi nagtagal, pumatak ang malalaking butil ng ulan hanggang sa lumakas pa yon. Sumabay sa pagpatak na mga luha niya ang pagbuhos ng ulan. Sa gitna ng ulan, tumatakbo pa rin siya. Kahit hinang-hina na siya ay pinipilit pa rin niya ang katawan niyang makalayo pa. Ilang beses na siyang nadapa, natisod sa mga bato at sa putikan. Pero bumangon pa rin siya sa takot na masundan ni Raul, ang kinakasama ng kanyang madrasta. Samantala, hindi makatulog si Benedict. Hindi niya alam pero may bumubulong sa kanyang huwag matulog. Sumilip siya sa bintana. Napakalakas ng ulan. Tila galit na galit ito sa lakas ng pagkulog at pagidlat. May nahagip ang paningin niya mula sa ilaw ng lightning na tumama banda roon. Naaninag niyang may taong bumagsak sa lupa. Kumaripa siya ng takbo palabas ng bahay. Hindi niya inalintana ang lakas ng ulan at ang mabasa. Isa lang ang nasa isip niya, ang iligtas ang taong yon. Nang makalapit na siya, kaagad siyang lumuhod at binuhat ito. Nang makita niyang wala itong malay, dinala niya sa loob ng kanyang bahay. Nilapag niya sa malaking sofa. Kumuha siya ng basahang pwedeng ipamuna sa buong mukha ng babaeng nabalot ng putik at galos ang katawan. Hindi niya alam pero malakas ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan niya itong pinunasan. Nang malinisan, ay nagulat siya sa nakikita at sa natuklasan. Agad niya itong niyapos sa takot at pangamba. Alicia? Umungo lamang ito bilang sagot hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay.
Dok, kamusta na po siya? Nag-aalalang tanong ni Benedict sa doktor na sumuri kay Alicia. Kalunos-lunos ang kalagayan ng dalaga nang matagpuan niya ito sa labas ng kanyang bahay na basang-basa at parang piniga ang puso niya sa awa. She's not totally okay. Kailangan natin siyang dalhin sa malaking ospital sa Maynila kung saan kumpletong mga gamit. Sagot ng doktor, pinasok na nito ang mga gamit sa dalang bag. Bakit doktor? Ano bang sakit niya? Kinakabahang tanong ni Benedict sa doktor na sumuri sa dalaga. Dalawang dahilan na nakikita ko sa kalagayan ni Alicia. Ikinalulungkot kong sabihin. Una, meron siyang post-traumatic stress disorder. Hindi siya nagsasalita. Umiiyak tuwing gabi. Laging takot at madalas binabangungot gabi-gabi. Iyon ang symptoms. What do you mean? Kunot noon niyang tanong ng sulyapan ng dalagang tahimik lang na nakatingin sa malayo. Pangalawa, may nakita sa dugo niya isang drug, Niferex Elixir, isang uri ng drugs na nakakamatay at maraming side effects. Sa kaso ni Alicia, hoarseness, pagkawala ng boses at dahil na rin sa pang-aabuso sa kanya, kaya siya nagkaganyan. Naikuyom ni Benedict ang mga kamao niya sa nalaman. Pang-aabuso? Sinong may gawa niyan sa kanya? Iyan ang hindi natin alam, Mr. Meller. Kaagad niya namang ginulong sariling buhok sa nalaman. God, please do everything, Doc. Gumaling lang siya sa karamdaman niya ngayon. Pakiusap niya sa doktor na gumamot sa dalaga. I'll recommend her to the best doctor para mabilis siyang gumaling pagdating natin sa Maynila. Mr. Meller, anang Dr. Dominguez. Salamat, Doc. Kahit saan pa yan, walang problema sa akin. Ang mahalaga, gumaling siya. Tanging sagot niya. Saglit niyang sinulyapan si Alicia. Gagawin niyang lahat. Gumaling lamang si Alicia. Naaawang nilingon ni Benedict ang dalaga. Mula nang dumating ito sa bahay niya, ay hindi pa niya ito naririnig magsalita. Kung magsasalita man, hindi niya ito maintindihan. Tahimik lang itong nakatingin sa kawalan. Minsan, nakikita niyang umiiyak itong mag-isa. Kaya naman lagi siyang andyan para alagaan ito. Laging tulala at hindi niya alam kung ano talagang nangyayari dito. Sa tuwing babanggitin niya ang pangalan ni Nikki, nakikita niya ang takot sa mukha nito. Hindi niya alam pero kilala niya si Alicia. Mula pagkabata, hindi ito kailanman nagpapakita ng takot at kahinaan. Iba ngayon ang nakikita niya rito. Sobrang takot. Kailangan siya nito para protektahan ito sa mga taong gumawa ng bagay na yon kay Alicia. Pinapangako niya, hindi niya ito pababayaan hanggat nabubuhay siya. Hindi na ito masasaktan pa ulit. Lumuhod siya sa harapan ni Alicia upang magpantay ang kanilang mga mukha. Nasa malayong tingin ang dalaga. Maliwalas na rin ang mukha nito. Mula ng araw na matagpuan niya ito, napatingin siya sa balat ng dalaga. May mga pasasyang nakikita pero hindi na katulad nung una na namamaga. Pagaling na ang mga pasa nito. Meron na siyang hinala kung sino ang mga taong nasa likod ng pangyayaring yon kay Alicia. Bumuntong hininga at hinimas niyang parting may maga. Tsaka napatitig siya sa mukha ni Alicia. Kung pagmamasdan ay para siyang batang 7 taong gulang sa kinikilos niya at nasa ibang direksyon ang tingin nito. Ang magaganda nitong mga mata, kapag tititigan mo, kumikinang na parang nangaakit. Mga mata na kay gandang titigan. Ang pinaka nagustuhan niya at ang maamong mukha nito na animoy anghel na hindi makagawa ng kasalanan. Ang mapupula nitong labi na ilang ulit niyang pinagpapantasyahan na halikan pero hanggang pangarap lang siya. Masakit pa ba? Tanong niya pero hindi ito sumagot. Alicia, hindi man lang kita naprotektahan sa mga taong gumawa sa iyo nito. I'm so sorry, Alicia. I promise na aalagaan kita at poprotektahan. Sana, tulungan mo rin ang sarili mong gumaling kaagad. Lumaban ka ha? Dadalhin kita sa malaking ospital sa Maynila. Gusto kong magpagaling ka ron. Lumingon ito sa kanya. Hindi ito umiimik, nanatiling nakatitig lang sa mukha niya. Muling humugot ng malalim na hininga si Benedict at tumayo sa pagkakaluhod. Mabuting tao si Benedict, ngunit nagawang tanggihan nito noon ni Alicia. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong mahalin siya. Puno siya ng panghihinayang at pagsisisi sa sarili.
Naging matigas at mapagmataas siya noon dati. Akala niya, hindi niya to kailangan, pero nagkamali siya. Heto ngayon si Benedict, inaalagaan at kinukupkop ang taong lantaran nitong inaayawan. Tanging si Benedict lang nakagawa nun sa kanya. Ang lalaking inaayawan niya noon na walang sawang inaalagaan siya ngayon at hindi sumusuko kahit pa ilang ulit niyang tinataboy. Ngunit na natili pa rin ito sa tabi niya. Naramdaman niyang pinunasan ni Benedict ang mga luha niya sa pisngi. Basta na lang yun kumawala sa mga mata niya. Napapikit siya ng haprusin ni Benedict ang pisngi niyang namamasa gamit ang mga daliri nito. Ramdam niya ang init ng mga palad ng binata. Alam niya sa sariling nagustuhan niya ang ginawa nito. May sariling isip ang mga kamay niya. Nagising siya mula sa masamang panaginip. Benedict. Dahil hindi makapagsalita, umiyak na lamang si Alicia at nauunawaan yun ni Benedict. Sa ganoon silang ayos nang marinig niya ang pagtawag ni Nikki mula sa ibaba. Palapit ito ng palapit. Takot na takot si Alicia. Natatakot siyang malaman ni Nikki na nasa bahay lang siya ni Benedict. Nagtatago. At kapag nalaman ni Sheila, ay sapilitan siyang kukunin. At si Benedict, mapapahamak lamang dahil sa kanya. Ayaw niyang mangyari yun. Ramdam ni Benedict ang takot sa mukha ni Alicia at panginginig sa kamay nito. Kaagad namang hinawakan ni Benedict ang mga kamay ni Alicia para pakalmahin ito. Dito ka lang, bababa ako. Sabi ni Benedict, tumayo ito at tinungo ang pintuan bago siya dinampian ang halik sa noo. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala sa paningin niya ang binata. Sumunod siya at dahan-dahang inawang ang pinto upang makasilip siya. Nakita niya si Benedict at Nikki naghalikan sa tapat ng kwarto niya. Nanlambot siya bigla at nangihina na lumayo sa pinto. Bigla kasing nanikip ang dibdib niya. Parang tinusok ng matalim na bagay sa sakit. Sweetheart, namiss kita. Ba't di mo sinasagot ang mga text sa tawag ko? Nagtatampong tanong ni Nikki matapos ang halikan nila ni Benedict. Sorry, busy lang. Sagot ni Benedict matapos magkahiwalay ang mga labi nila. Hinila niyang babae palayo sa pinto. Busy lang ba? Or baka naman may iba ka ng pinagkakabisihan ha? May pagdududang tanong nito sa binata. Busy lang. Bakit ka pala andito? Wala sa mood niyang tanong. Naiinis siya sa biglang pagsulpot ni Nikki sa bahay niya. Eh bakit parang galit ka yatang andito ako? Gumilid ang mga luha nito. Hindi, pagod nga lang. Sagot niya agad kay Nikki. Okay, pero bukas, busy ka ba? Birthday ni mommy eh. May konting handaan sa bahay. Please? Nasalat niya ang kanyang sentido. Biglang sumakit ang ulo niya. Hindi ba hinahanap ng mga ito si Alicia at nagawa pa ang magpa-party? Meron akong client na imi-meet bukas. Sorry, Nikki. Pagsisinungaling niya. Pero ang totoo ay ihahatid niya sa Manila si Alicia at gusto niyang makita ang ospital na pagdadalhan sa dalaga. Okay. Basta, client lang yan, hindi babae. Paglalambing nito sa kanya nang yakapin siya. Yes, client lang. Sagot niya naman sa dalaga. Nakahawak ito sa leeg niya at muli siyang hinalikan pero agad siyang umiwas. Ang bilis ng pangyayari. Hindi nga niya matandaan kung niligawan niya ang dalaga. Ang alam niya, pinakisamahan lang niya ito dahil kay Alicia. Gusto kasi niyang makita si Alicia kahit sa malayo lang. Kasi kapag nasa malapit siya, tinatarayan lang siya ng dalaga. Hanggang sa naiisip ni Nikki na sila na. Hindi pa niya nilinaw kay Nikki tungkol sa relasyon nilang dalawa. Ayaw niyang isipin ni Nikki na ginamit niya ito kahit iyon naman talaga ang totoo. Pero hindi niya alam kung paano lalabas sa problemang pinasok niya ngayon. May nangyayari sa kanila na kagustuhan naman ni Nikki. Hindi niya natatanggihan at ngayon parang nawala na siya ng gana. Hindi niya alam mula nang tumira sa bahay niya si Alicia. Wala siyang ginawa kundi ang bantayan nito at alagaan. Ngayon pa naabot kamay na niya ang dalaga. Lalo na kanina, hindi niya inaasahan ang ginawa niya. Ang hawakan lang nito ang kamay niya ay nagtatatalo na sa tuwa ang puso niya. Simpleng bagay pero masaya siya. Hindi kagaya noon, kailangan pa niya itong nakawan ng halik
kapag tulog ito. Smack lang naman ito. Dahil kapag nalaman ni Alicia ang ginawa niyang pagnanakaw ng halik, ay bubugahan na siya ng apoy nito. Para pa naman itong dragon kung magalit. Tumango na lamang siya kay Nikki at inihatid niya ito sa labasan. Hindi niya ito pinayagang magtagal sa bahay niya. Pagod ako, umuwi ka na. Pinapakita niyang pagod siya. Nagdadabog naman itong umalis nang walang magawa. Nakarating na sa Manila Hospital sina Alicia at Benedict gamit ang private plane. Kaagad silang sinalubong ng nurses at doktor. Mahigpit ang pagkakahawak ni Alicia sa kamay ni Benedict. Kinakabahan siya. Pero dahil sa pagpisil ni Benedict sa kamay niya, ay nawalang kaba ni Alicia. Dito sa ospital na to, magpapagaling ka ha. Promise me na susunod ka sa kanila, ha? Sabi niya kay Alicia. Tumango lamang ito at binitawan na niya ang kamay ni Benedict na kanina pa nakahawak sa kamay niya. Pero hinila siya nito palapit at niyakap ng mahigpit. Naramdaman ni Alicia, hinalikan nito ang buhok niya. Napapikit ang dalaga. Dahil matagal bago sila magkikita ni Benedict, niyakap niya ang binata. Nangako siyang babalik ng San Roque. Kapag gumaling na siya, babawiin niya ang lahat ng kinuha sa kanya ng madrasta. Hacienda Zaragoza. Buisit! Malas na buhay to! Ilang araw na akong minamalas, ang laki na ng talo ko sa kasino. Pero wala pa rin ibabalik kahit piso. Buisit! Walang tigil sa pagmumura ni Senyora Sheila nang umuwi ng mansyon. Mas lalong umiinit ang ulo niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kasi matagpuan si Alicia. Ilang araw na niya itong pinapahanap, ngunit hindi pa rin ito natatagpuan. Hindi niya alam ngayon kung saan ito hahanapin. Alam niyang babalik ito para bawiin sa kanya ang yamang kinuha niya. Hindi niya hahayaang mangyari ang araw na yon. Hindi. Pero hindi siya natatakot dahil bago pa man ito lumaya sa mansyon, nailipat na sa pangalan niya ang lahat ng ari-arian ni Dominic. Wala siyang tinira kahit piso kay Alicia. Noon pa sana niya ito ipapatapon kung hindi lang naisipan niyang gumanti sa dalaga dahil sa pagmamalupit nito sa kanilang mag-iina. Sana noon niya ginawa, hindi na sana niya pinoproblema to ngayon. Hindi niya alam kung anong binabalak ng babaeng yon ngayong ilang linggo na itong nawawala. Pero wala pa rin balita kay Alicia. Hindi pa rin ito natagpuan ng mga tao niya. Kahit sa bahay ni attorney, pinamanmanan niya ito. Baka sakaling tinago lang ng abogadong yon si Alicia. Mami, bakit mainit na naman yung ulo mo? Si Valerie, nagpapalinis ng kuko sa paa. Paano naman kasi lagi akong talo sa kasino? Puisit sa buhay to. Galit niyang sagot sa panganay. Madalas na yan, Mom. Baka mamaya sa kangkungan na tayo pulutin yan ha dahil sa pagkahilig niyo sa kasino. May kasabihan pa naman ang mga matatanda. Kung ang pera raw galing sa masama, ay sa masama rin nauubos. Sabi nito sa kanya na sobrang nahuhumaling sa pagsusugal. Tss! Masama na kung masama galing. Pero tingnan mo naman, kung hindi ako nag-isip ng paraan, hindi mo mararanasan ang ganitong buhay ngayon. Ang dami mong nilalaman dyan. Mainit ang ulong sabi ni Sheila. Umupo siya sa upuan at nag-cross legs. Nagwo-worry lang naman ako. Sa bagay, you're right din naman, Mom. Sang-ayon ni Valerie sa ina. Buti alam mo. Wait, where's Nikki? Bakit hindi ko nakikita ang kapatid mo, Valerie? Taka niyang tanong. Hindi na sila nagpang-abot na mag-ina. Saan pa ba naglalagay yung babaeng yun? E di sa boyfriend niyang si attorney. Hibang na hibang siya dun sa lalaking yun. Kibit balikat niyang sagot sa ina. See? Nababaliw ng kapatid mong yan. Pagsabihan mo ngayong si Nikki, ha? Valerie, baka mamaya kung saan siya dalhin niyang kahibangan niya. Pagod niyang sabi. Tumayo si Sheila, tinungo ang silid niya para magpahinga. Mom, yun o Nikki. Matigas ang ulo noon, lalo na pag in love. Pahabol niyang sabi, nang iwan siya nito. Whatever. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Napasunod ang tingin si Valerie sa nanay niyang napaiiling na lang nang iwan siyang mag-isa. Ano pa nga ba? Sa isip niya. Makalipas ang isang segundo, ay napaangat ang puwet ni Valerie nang marinig ang pasarang pabagsak sa pinto. Si Nikki, umiiyak na dumating. Kunot noon naman siyang sinundan nito ng tingin nang lagpasan siya ni Nikki.
Ano bang nangyayari sa world ngayon? Sa isip niya na, tinuloy na lang ang ginagawa. Manila Hospital. Dok, ano po bang sasabihin niyo sa akin na importante na hindi niyo masabi sa telepono? Kinakabahang tanong ni Benedict. Galing siya sa San Roque at marami siyang inaas si Kasuron. Nataon namang nag-away sila ni Nikki nang matapos nitong sugurin ang kamit niyang client na siyang ikinagalit niya dahil dito. Nawalan siya ng malaking client. Napahiya pa siya sa inasal ni Nikki. May case pa itong magdemanda sa kanya dahil sa ginawa ni Nikki na pag-eskandalo kanina sa restaurant. Nakadagdag pa sa problema niya ang business nila sa abroad na nagka-problema at kailangan niyang puntahan. Sunod-sunod ang problema niya at heto siya ngayon, nasa Manila, matapos makatanggap ng tawag sa doktor na gusto siyang makausap ng personal. Kaagad siyang bumiyahe kahit wala pa siyang tulog. Kaano-ano mo nga siya ulit? Tanong nito ng tuwid sa kanya. Niluwagan niya ang pagkakatali ng kanyang necktie. Pakiramdam niya, hindi siya makahinga. Fiancé. She's my fiancé. Nag-aalang ang sagot niya dito. Matagal na silang pinagkasundo ni Alicia noong mga bata pa sila at kasal na lang talaga ang kulang sa kanilang dalawa. So, what is it, doctor? Tanong niya na hindi na makapaghintay. Pinakita sa kanya ng doktor ang x-ray ni Alicia at wala namang problema. Maliban sa mga pasa at mayroon ngang namuo sa lalamunan nito sa lab test result. Positive ito. Isang drugs. Nifurex elixir. Ang nagbigay rito ng panganib at sisirain ito ang immune system at ang utak ng dalaga kapag hindi ito naagapan. Tama ang hinala ng doktor na sumuri sa dalaga sa San Roque. Napalunok siya ng laway at naikuyom niya ang mga kamao. Dahil sa gamot na yon, isang hindi pangkaraniwang hoarseness ang dumapo kay Miss Zaragoza. Sa hindi niya pagsasalita at mayroon pang post-traumatic stress disorder ang patient, Mr. Meller. At dahil doon, matatagalan bago siya makarecover, ang sabi ng doktor. Pinawisan ng malamig si Benedict sa nalaman at takot rin para sa kaligtasan ni Alicia. Paano na lang kung wala siya ng gabing yun? Hindi niya alam ang gagawin kung may nangyaring masama sa dalaga. Ang pangako niyang protektahan nito ay hindi niya natupad. Dahil sa mabagal niyang kilos at kapabayaan, ay napahamak si Alicia. Paano pala kung nahuli siya? Ibig sabihin, mamamatay na si Alicia. Muli niyang ginulo ang kanyang buhok sa frustration na hindi pa nadaanan ng suklay sa pagmamadaling lumuwas. Narinig niyang tumikim ang doktor. Gawin niyo po ang lahat, gumaling lang siya, Dok. Nakahanda akong magbayad, kahit magkano. Maotoridad niya ang utos. Walang saysay ang buhay niya kung mawawala ang mahalagang tao sa buhay niya. Tumango lamang ang doktor at lumabas siya ng klinik matapos silang mag-usap. Sinilip niya si Alicia sa kwarto nito sa ospital na yon. Naaawang pinagmasdan niya ang dalaga. Pero hindi siya susuko hanggat hindi ito gumagaling. Ngayon siya kailangan ni Alicia. Pumasok siya nang hindi makatiis. Mahimbing ang tulog ni Alicia. Parang isang anghel sa sobrang amo nitong mukha. Hi po, sir. Kaano-ano niyo po si ma'am, sir? Ang nurse nakangiti ito sa kanya. Fiancé? Tipid niyang sagot at hindi nakangiti. Talaga po? Ang swerte naman po ni ma'am. Ang gwapo niyo po, sir. Kinikilig na wika ng nurse. Alagaan mo siya ng mabuti at pakakasalan ko pa yan. Seryosong sabi niya sa babae habang nakapako ang tingin niya kay Alicia na mahimbing na natutulog. Pakakasalan? May Nikki ka na. Paano na yan? Pagsingit ng isip niya, napasimangot siya bigla na hindi na malayan. Tumikim ang nurse nang lingunin niya ang lalaking seryoso ang mukha. Bakit sir? May problema po ba? Kasi bigla po kayong nakasimangot. Sir, kahit hindi niyo po yan sabihin, tungkulin po naming alagaan ang aming mga pasyente dito sa ospital. Nakangiting sagot ng nurse. Okay, salamat. Kamusta pala siya? Tanong niya sa babaeng nurse na nag-aalaga kay Alicia nang saglit itong sulyapan. Okay naman po siya. Sagot nito agad sa kanyang nakangiti. Bakit tulog pa rin siya? Kunot noon niyang tanong dito. Anong oras na pero tulog pa rin si Alicia? Ano po kasi sir,
Binigyan po siya ni Doc ng pampakalma. Nagwawala po kasi si Ma'am kanina. Paliwanag nito. Ha? Bakit? Minsan po kasi nagwawala po si Ma'am at saka lagi po siyang umiiyak at takot na takot. Dugtong pa nito. Hisay. Muling binalik sa dalagang tingin niya. Wala sa loob niyang hinaplos ang buhok nito. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ni Alicia habang tulog. Thank you, Anya. Hindi na niya nilingon ng nurse. You're welcome. Nahihiyang sagot nito sa kanya. Napabuntong hininga siyang tumayo. Hinalikan niya sa noo si Alicia. Isang sulyap ulit. Nang magpasya siyang lumabas ng silid, binili niya sa mga nurse na kung may kailangan si Alicia, ay tawagan lamang siya. Nag-request na rin siya ng personal nurse ni Alicia. Kahit wala siya ay may mag-aalaga sa dalaga. Alam niyang matatagalan siya bago makabisita ulit sa dalaga. Hinihiling rin niya na time to time magre-report sa kanya kung may pagbabago o wala sa kalagayan ni Alicia. Sana gumaling na ito kaagad. Lumipas ang ilang taon. Iyon na ang pinakahihintay ni Alicia. Matapos siyang gumaling sa sakit, nagsusumikap siyang magtrabaho at makapag-ipon para balikan ang mga taong umabuso sa kanya at nagpapahirap sa kanya sa mansyon. Magbabayad rin ng mahal ang may sala. Let's go? Rinig niyang sabi ng lalaking may malaking ambag sa kanyang buhay. Kung hindi dahil kay Benedict, hindi niya makakayanan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Thanks to him. Dahil hindi siya nito iniwan. Kahit paminsan, masungit siya rito. Okay. Kumapit siya sa braso nito. Namulay ito at napansin niya yon. Oh, bakit? Patay mali siyang tanong niya sa binata. Bakit ang klingi mo yata ngayon? Gusto ko lang. Para off-limits ka na sa mga naglalaway sa'yo. Pabirong sabi niya rito. Hindi ko alam. May pagka-possessive ka na ngayon ha? Nakangising sabi nito sa kanya. Hindi ba ikaw dapat ang possessive kasi ikaw ang lalaki? Balik niyang tanong rito. Kung may right ako. Pero wala eh. Hindi pa naman ako sinasagot. Parinig niya sa kanya. Paano kita sasagutin kung hindi ka naman nanliligaw? Sabi niya. Kumalas siya ng pagkakayakap dito. Mauna na ako sa kotse, nangangawit na ako eh. Pabulong niyang sabi. Ay! Napasigaw siya nang buhatin siya nito papasok sa loob ng kotse. Ibaba mo ko! Nakakahiya sa nakakita! Sabi niyang natatawa. Bahala sila. Basta ako gagawin ko ang gusto ko. Sabi nitong napapangiti. Ang bilis naman! Agad-agad! Wala nang oras. Hindi na siya kumontra pa. Hinayaan niya lang itong ipakita sa kanya ang pagmamahal nito. Papunta sila ng San Roque. Babalik na siya sa lugar na kanyang sinilangan. Una niyang naisip, bisitahin ang mga magulang. Dadalawin niya ito sa himlayan nila. Matagal na panahong hindi siya nakadalaw sa mga ito dahil sa nangyari sa buhay niya. Habang nasa daan sila, marami na siyang naiisip gawin. Napakarami pagdating sa San Roque. Maniningil siya ng pautang. Sisiguraduhin niyang magbabayad sila ng mahal, kahit isang sentimo. Ang lalim ng iniisip mo ah. Hanggang ngayon ba, natatakot ka pa rin? Pwede namang bumalik tayo sa Manila at ako na ang tumuloy noon. Agad siyang umiling. Masyado ng mahabang panahon ang binigyan niyang palugit. Andito na siya. Ngayon pa ba siya aatras? Hindi na. Hindi ako natatakot. Mas excited pa nga kung harapin silang lahat eh. Gigil niyang sagot dito. Narinig niya ang paghinga nito ng malalim. Kinakabahan ako, Alicia. Paano kung may gawin naman silang masama sa'yo kapag nalaman nilang andito ka na sa San Roque ulit? Alam mo naman kung gaano kasama sa'yo ang madrasta mo. May pag-aalala sa boses nito. Hindi na ako natatakot, Benedict. Oo, kaya ako inabot ng ganito katagal dahil may takot pa rin akong nadarama hanggang ngayon. Pero kung patuloy ako magpapadala sa takot, hindi ako matatahimik at lalong hindi nila ako patatahimikin. Ano bang plano mo? Hindi ko pa alam, Benedict. Handa akong tumulong kahit ano pa man yan. Sabihin mo lang kung anong gagawin ko. Ngumiti siya rito ng matamis. Katunayan niyan, meron siyang naisip na plano at iniisip niya pa lang ito kung paano ito sisimulan. Welcome home, Alicia Zaragoza. Ito bang bahay mo ngayon?
Binago mo na rin pala. Inilibot niya ang mga mata sa landscape ng bahay ni Benedict. Malaki ang binago nun at mas lalo yung lumuwag kasing laki ng kanyang mansyon. Yes, gusto ko kasi kapag dinala ko rito ang babaeng mapapangasawa ko someday, magustuhan niya itong dream house na pinagawa ko. Sigurado ako magugustuhan niya to. Ang ganda kaya ng bahay mo. Sabi niya na lang, ayaw niyang umasa na siya ang babaeng yun. Nagustuhan mo ba ang pinagawa kong bahay? Seryosong tanong sa kanya ni Benedict. Nakasunod pala ito sa kanya. Oo naman, ito yung gusto kong design ng bahay, sabi niya. Nag-flashback sa kanyang isipan na minsan siyang pinagawa ng bahay at kung anong gustong magiging kulay sa dream house na gusto niya, kung sakali man. Tugma naman sa kanyang sinabing lahat. Kopyang kopya, lahat ng plano. Agad siyang lumingon sa lalaki at paglingon niya ay napatayo siya sa gulat dahil sa sobrang lapit nito sa kanya. Benedict, kinakabahang sabi niya. Alicia, mahal na mahal kita noon at hanggang ngayon. Wala na akong mahihiling pa kundi ang makamit ang matamis mong oo. Gusto kong maging akin ka na. Lahat gagawin ko. Mahalin mo lang ako. Nakaluhod ngayon sa harapan niya si Benedict. Nagtatalong kanyang isipan at puso. Please, umuo ka na. Pumungay ang mga mata nitong nakatingin sa mga mata ko. Lahat gagawin mo? Oo, lahat gagawin ko. Napansin niyang namumuong luha sa mga mata nito. Paano kung iutos ko sa iyong patayin mo si Sheila? Kaya mong gawin yon? Hindi ito nakasagot. Ayoko, Benedict. Ayokong madamay ka sa paghihiganti ko. Ikaw na rin ang nagsabing masamang tao si Sheila. Paano kung gamitin ka nila laban sa akin? Ayoko. Nakahanda ako, Alicia, sa kahit anong laban. Kalaban mo, kalaban ko na rin. Dalawa tayong haharapin sila at hindi kita pababayaan. Kung gusto mong gamitin mo ako sa kahit ano, nakahanda ako. Buong pusong sabi nito sa kanya. Sinasagot na kita. Tumayo ka na nga dyan. Pero hindi ibig sabihin na hayaan kitang saktan nila. Hindi. Benedict, laban ko to. Tayo na ba? Oo, tayo na. Yes! Hoy, ibaba mo nga ako, baka mahulog ako. Bukas na bukas din, pakakasalan na kita. Ano? Parang bilis naman yata. Natatawang sabi niya rito. Buhat siya nito sa mga bisig. Baka magbago pang isip mo eh. Natatawang sagot sa kanya. Loko ka, ibaba mo nga ako. Hindi na, ikaw ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Patawad sa mga nasabi ko sa iyo dati. Paghingi niya ng tawad dito. Binaba naman siya nito at niyakap ng mahigpit. Gumanti rin siya ng yakap sa lalaki. Wala yun. Mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay ko. Madamdaming bulong sa kanya. Salamat. Salamat sa pagtsasaga mo sa ugali ko, Benedict. Maraming salamat. Sabi niya ng buong puso. Niyakap siya nito ng mas mahigpit pa at siniil ng halik sa labi. Tama nga ang nasagap kong balita. Dumating ka na, Benedict. Ang tagal kitang hinintay. Alam mo ba yun? Sumugod agad si Nikki matapos makarating sa kanya ang balita na nasa San Roque na ang lalaking pinakamamahal. Nikki? Hindi inaasahan ang pagsulpot ni Nikki sa araw na yun. Oo, Benedict. Ako to. Si Nikki. Nakalimutan mo na ba ang mukha ko? Si Nikki to, ang babaeng minsan mong minahal. Pero ako, Benedict, hindi kita kailanman nakalimutan. Ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Niyapo siya ng babae sa maraming tao. Bakit ka narito? Hindi alam ni Benedict ang gagawin kung paano ito paaalisin. Dahil sa'yo, Benedict, marami akong gustong ikwento sa'yo. Sobrang tuwa ko nang malaman kung nakauwi ka na. Nangahas itong halikan siya sa labi. Pero kaagad naman siyang nakaiwas. Nikki, umuwi ka na. Hindi ka na dapat pumunta dito eh. Pwede namang pag-usapan sa ibang araw. Namomroblemang sabi nito. Marami nang nakatingin sa kanila ni Nikki. Nako, wala talagang pinipiling lugar ang mga kabit. Rinig niyang sabi ng isang matandang babae pagkapasok sa salon. Sinabi mo pa, dapat sa mga yan syutokil eh. Napangiwi naman siya sa narinig.
Heist! Kawawa naman yung tunay na asawa dahil sa ahas na yan. Nakakainit ang ulo. Hindi na siya nakatiis at sumilip na rin sa labas kung anong pinagkakaguluhan ng mga tao. Pero bilibre naman siya sa babaeng yan ha. Ang tapang talaga. Matapang baka mo o baka makapal lang ang mukha. Kahit ayaw sa kanya ni Boy, pagpipilitan pa rin ang sarili. Excuse us. Paalam niya. Ay ma'am, hindi pa po tayo tapos. Pahabol na sabi sa kanya ng bakla, pero hindi siya nakinig. Diretso ang lakad niyang papunta sa babae. Kahit kailan, makapal pa rin ang mukha. Buong akala niya na nahimik na ito. Patay na patay pa rin pala ito kay Benedict hanggang ngayon. Layuan mong asawa ko. Inalis niya ang mga kamay nitong nakapulupot kay Benedict at itinulak palayo. Kaagad naman siyang nahawakan ni Benedict nang sugurin pa niya ang gulat na reaksyon ni Nikki nang makita siya. Nagdilim talaga ang paningin niya sa babae. Alicia? Yes, I am. Nakakagulat bang makita ko? Ha? Buhay pa ako. Sorry na lang at humihinga pa rin ako hanggang ngayon. Malakas niyang sabi. Bakit nandito ka? Ba't magkasama kayo? Tumayo ito. Dahil kasal namin ngayon. Trespassing ka. Hindi ka invited. Hindi ako makakapayag. Ako ang mahal niya. Ako. Umiiyak na sabi ni Nikki. Hindi naman makakilos si Benedict sa nangyari. Oh? Sino may sabi? Sa tingin ko, niloloko mo lang ang sarili mo. Alam mo kung bakit? Dahil ako lang naman ang nag-iisang babaeng minahal ng lalaking kinababaliwan mo. Benedict, sa akin ka lang. Huwag sa babaeng yan. Ginagamit ka lang niya para saktan ako. Alam mo naman, noon pa man, hindi ka niya mahal, di ba? Umiiyak na sabi ni Nikki sa binata. Sige Benedict, sabihin mo sa kanya kung gaano mo ako kamahal. I'm sorry, Nikki. Si Alicia ang mahal ko noon pa. Hayop ka! Sabi mo sa akin hihintayin kita dahil magpapakasal pa tayo. Pero ginamit mo lang ako. Wala akong pinapangako sa'yo, Nikki. Wala! Magsama kayong dalawa, mga manluloko. Tandaan mo to, Alicia. Pagsisisihan mong bumalik ka pa sa San Roque. Maghihintay ako, Nikki. Patuyang sabi niya. Ano to? Ha? Bakit may mga pulis? Nabulabog ang lahat dahil sa pagdating ng mga pulis. Dinadakip ko kayo sa salang pagnanakaw at paggamit ng ilegal na droga. May karapatan kayong manahimik at kumuha ng sariling abogado. Mami, ano to? Si Valerie, hindi ko alam. Tawagan mong abogado ko. Sigaw na sabi ni Sheila. Paano? Paano ko? Inuhuli rin ako ng mga pulis na to eh. Dahil kasabot ka sa lahat ng mga transaksyon ng iyong ina. What? Gulat na reaksyon ni Valerie. Mami, wala akong alam. Mami, ayoko makulong. Bakit naman ayaw mo, Valerie? Hindi ba isa ka sa mga kasabot sa pagnanakaw at paglason sa aking ama? Alicia? Sabay nilang pagbigkas ng aking pangalan. Nakakagulat ba? Paano ba yan? Makukulong na kayong lahat at mabubulok sa kulungan. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo habang buhay. Iyan ang akala mo! Inagaw ni Sheila ang baril ng pulis at kaagad namang itinutok sa kanya. Mami! Wag! Takot na boses ni Valerie. Nakatutok na rin ang mga baril ng mga pulis kay Sheila. Hindi ako takot mamatay. Pero hindi ako mamamatay mag-isa. Isasama kita sa impyerno, ha? Akala mo papayag ako makulong? Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa mabulok sa kulungan. Mami! Si Valerie, sumuko ka na Sheila. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Pwede ka pang magbago. Sabi niya rito. Ako? Nakakatawa ka, Alicia. Estupida. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Kilala kita. Mag-uutos ka ng tao para pahirapan ako sa loob ng kulungan. Over my dead body. Mas mabuting magsama-sama tayo sa impyerno. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Tama sa ulo ay kinamatay ni Sheila. Nadaplisan naman si Alicia sa braso. Kung hindi naging mabilis ang kilos ni Benedict, ay baka namatay na rin siya. Mommy!
Malakas na sigaw ni Valerie nang lapitan ng ina. Wala na itong buhay. Mommy! Mommy! Patakbo namang lumapit si Nikki sa ina nang makarinig ng putok ng baril. Inatay niyong nanay namin! Malakas na sigaw ni Nikki at galit ito sa kanya nang makita siya. Nang agaw siya ng baril kaya siya na baril. Mommy! A week later, naibalik kay Alicia ang lahat ng mga kinuha sa kanya ng madrasta. Nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas, nakabalik na rin siya sa mansyon. Huli niyang balita sa magkapatid ay dinala sa mental hospital dahil hindi matanggap na mga ito ang nangyari sa kanila. Gusto niyang maawa pero wala na siyang magawa dahil patong-patong ang mga kasong sinampa sa mga ito.